pag-uusapan natin ngayon is business. Okay? Kasi naniniwala ko na kung gusto mong umasenso sa buhay, wala po sa employment. Tama po ba? Hindi ko sinasabing masama po yung employment, pero kung mag-iimpliyado ka, maniwala ka, ang makukuha mo lang dyan is yung mga needs mo. Pero yung wants, hindi, medyo mahirap. Kasi kung hindi nyo natatanong, ang side ko po, puro mga tita-tito ko, puro teacher. Nagtatrabaho na ng 30 years, 40 years, pero nung natapos sa pag-seservisyo po, kahit gulong ng sasakyan, hindi po nakakuha. Okay, so marami akong kakilala, nag-abroad po, pero pagdating dito, wala rin pong trabaho. Yung pinag-ipunan nila, nauubos din. Yung iba, nagbi-business, kaya nga lang, walang experience, tsaka walang knowledge sa pagbi-business. Ang good news po, dito po, ituturo po namin sa inyo kung paano mag-business. Gusto niyo po ba yun? Yes! Yes, so hindi ko na patatanggalin pa, okay? Excited po ba kayo? Excited po ba kayong tawagin ko po yung speaker po? Yes! Wapo po ba ako? Yes! Huwag kayong mag-alala kasi yung tatawagin kong speaker po, mas gwapo kaysa sa akin. Yun o! Tuloy niyo po, ihina ng palakpak niyo! Okay, so, eto ako. Kung gwapo ka, kung gwapo siya kaysa sa akin, itong taong to, kung ako naka-Honda, itong taong to, naka-Mercedes-Benz po. Yes. Kung ako nag-travel po, Asia, siya po, Europe at Amerika. Yes. Ang hina talaga ng palampak nyo. Alright. And ayoko nang ikwento, gusto ko siya magkwento kasi iba pa rin yung magkikwento na galing talaga sa kanya mismo. Tama po ba? So, okay lang po ba? Pagtawagin natin siya, palampakan po natin. Yes! Ang tanong, excited po ba kayo? Yes! Excited po ba? Yes! So, okay lang po ba? Pag tinawag ko, palampakan natin. Let's all welcome my mentor and upline, one of the executive millionaire circle ng Sante, my upline, June Francisco! First timer, magugulat po ha, masaya talaga dito, nagkakatuwaan lang tayo. Good pang pa good vibes ko, kumbaga, naman po. Ako kasi naniniwala ako mga kaibigan sa business kasi or sa buhay, isa sa main ingredients ng buhay is para ka umasenso is dapat masaya ka. Tama po, tama? Baga sa ano, napakadali na nga lang kunin yun, nahihirapan pa tayo. So dito po, masaya po talaga yan. So, palakpakan natin ulit, Mark Franco. Okay, sa mga ngayon lang po ako nakita or na nakaharap, my name is June Francisco, mga kaibigan. Tama po, ang pag-uusapan natin ngayon is business. Okay po, and I do this business for almost 6 years na po. Konting background lang, kasi lagi ko, ito yung deal ko eh. Lagi ko talaga i-share yung background ko para kahit papano, maintindihan mo na hindi naman talaga pagalingan sa ganitong klaseng business. Okay? So again, June Francisco po ang inyong lingkod. Ang background ko po mga kaibigan, isa po akong customs broker by profession before. Okay? So import-export po yung line ko, garments. Pero ito po, maniwala ka't sa hindi mga kaibigan, hindi po ako tapos ng high school. First year high school graduate ako. Kasi tinapos ko yung first year ko, nag-graduate ako. Okay. Ngayon, sasabihin mo sa akin, June, ba't parang bulahan yata? Paano ka naging customs broker kung first year high school ka? Magandang tanong ba yun? Okay. Isa lang pong ibig sabihin niyan, mga kaibigan, na lahat ng bagay pwedeng pag-aralan. Tama po. Basta't gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, sa kadahilanan, mga kaibigan, kami po ay hindi mayaman. Sa squatter din po kami nakatira nung araw sa Pasig. By the way, ang lugar namin po, kung tiga-Pasig ka, kami po ay tiga-Bambang Loob, puro 4, Baryo Saksakan. So, yun po ang lugar namin. Ibig sabihin, i-illustrate ko lang sa inyo, ha. Ito po yung aming kalye. Yan. Tapos, ito po may main street dyan, or national road, kumbaga. Yan. Ito po yung puro 4. Yan. Yan po, may peso sign, ano? Yan yung puro 4. So ngayon, mga kaibigan, pagdating ng alas 6 ng gabi, or padilim na, walang nakakapasok sa lugar namin ng hindi kilala, lalo na lalaki, nung walang saksak makarating dito. Now, lagi ko pong pinikwento yan na God is good.
Bakit? Kung hindi ako inalis ni Lord sa lugar na ito, malamang tatlo po ang pupuntahan ko. Kasi po, ang pupuntahan ko, sure na sure ako, mental, sementeryo, at munting lupa. Bakit? Kasi hinanap ko yung kaibigan. Kasi minsan po, gusto natin, hindi naman po masamang magpasikat minsan eh. Tama po? Yung bang pagka-okay na yung life mo, bibisita ka sa isang dati mong mga kababata para kamustahin sila. Tama po? Ngayon, ang pupunta ko doon, hinanap ko yung kaibigan ko, nasa na si ganito? Ay, sabi niya, nasalvates. So, napatras ako ng konti. Sabi ko, Lord, salamat. Hindi ako nagpapasalamat na salvate siya. Nagpapasalamat ako kasi kung hindi ako inalis ni Lord doon, malamang na-salvage na rin ako. Kasi magkakasama kami. Tama po. Hinanap ko, si ganito, asa na siya? Ay, sabi niya, nasa ano, nasa Muntinlupa. O bakit? Na-involve sa robbery, nahuli, nakulong. So, sabi kong konti, Lord, bait mo talaga. Kasi kung nandun ako, malamang nasa Muntinlupa din ako. Kasi may kasabihan nga po, di ba? Same feather, make a good duster. Same feather flock together. Tama po. Kami yung mga kaibigan sumasabit sa jeep nung araw, Pasig, Quiapo. Minsan, bigla nalang tatalon yung kaibigan ko. Eh, syempre, mabilis ako mag-isip. At siya tumalon. Tanong din ako. Pagtanong ko, lalapit siya sa akin. Sabi niya, pre, may pera na tayo. Kasi nang islas pala siya ng kwintas. Tama, minsan magugulat kami, nasa Pasig kami ng palengke, maghihiwalay kaming bigla, meron siyang babanggain, pagpunta niya sa akin, papakita niya may pera kasi nang dukot siya. Hinanap ko yung isa, sabi ko, si ganito, nasa na siya? Ay, nasa mental, kasi nalulong sa drugs, nabaliw. So, anong punto ko, mga kaibigan? God is good, kasi kung hindi ako inalis ni Lord sa lugar na yun, mga kaibigan, malamang yung tatlo pupuntahan ko. Now, hindi ako nakatapos ng pag-aaral kasi po sa kadahilanan ng mahirap kami at hawakan mo yung bangko mo ha, sa ngayon lang maririnig tong kwento na ito ha, kasi marami kami magkakapatid. 30 kami magkakapatid. Grabe, no? Yes, pero relax ka lang ha, my mother is not a pig. Okay? 5 ang naging asawa ng tatay ko. So, nung pinagbulay-bulayan ko, sabi ko, grabe, mahirap na nga ang buhay, 5 pamilya, 30 magkakapatid. Kayo mga ano ko, actually by the way, sa 30 mga kapatid, dalawa lang nakagraduate. Lumaya sila ng bahay para makapag-aral, nakapagtapos. Yung isa naman, yung pangatlong kapatid, tinulungan ko mag-aral, teacher siya ngayon. Pero mga kaibigan, kahit na anong gawin, pagsamasamahin yung life nila sa life ko iba. Bakit? Kasi ang mindset nila, Francisco pa rin. Ang mindset ko, Gates na. Ang mindset ko, C na. Ang mindset ko, Tan na, Lucio Tan. Ang mindset ko, Santos na. Roman Santos. Okay, no? So ano ibig ko sabihin mga kaibigan? Nagbago ako ng mindset sa buhay. Nung nagbago ako ng mindset, unti-unting gumanda ang buhay ko. So, ako po, napasama ako sa Lumayas. Actually, kung hindi ko nagkakamali, mga 25 sa mga kapatid ko Lumayas. Ang malungkot lang po, pumabalik. Bakit sila, hindi malungkot na bumalik ha, kaya sila bumabalik, na-realize ko, hindi sila nakakatayo sa sarili lang pa. When I was 11 years old, English yun, ha? Nag-usap kami ng nanay ko, sabi ko, Nay, pag ako aalis, hindi lang babalik. Babalik lang ako pag makakatulong na ako sa inyo. So to cut the long story long, okay? Lumayas din po ako. Ang una ko pong naging trabaho mga kaibigan ay kargador sa palengke ng Pasig. Bigas, mantika. Pagkatapos pro, naging pahinante po ako ng tubig sa Pateros. Kami, ako po yung nagbubuhat ng mga container, isang mahabang jeep. Bibenta namin kasi wala pang nawasa that time sa what you call that, sa Pateros. Ako nagbibenta nun. And then, lumipat naman po ako bilang isang construction worker sa Batangas. Nung nawala na yung budget yung Batangas, uwi na kami. Eh, hindi alam ng amo ko doon, layas ako, hindi ako pwedeng umuwi sa amin. So, simula Pasig hanggang Quiapo, mga kaibigan, nilakad ko yan para maghanap ng trabaho. Doon ko lang na-realize na kaya pala ako panalo sa buhay kasi wala pa akong mentor nung time na yun. Hindi ko alam yung word na mentor. Ang alam ko lang na English, yes or no. At least ngayon, may alam na akong before you walk away. Okay? So, wala akong mentor, wala akong coach, wala akong librong binabasa. Noon pa lang po, meron na pala akong spirit of never give up. So pagdating ko ng Quiapo, walang tumanggap sa akin. So tinuloy ko yung lakad ko from Quiapo to Baclaran. Ang hinanap ko lang kong trabaho, alam niyo ano yon? Wanted boy. Kasi lang naman na bagay sa akin eh. Hindi pa ako tapos ng high school. So yun lang bagay sa akin.
Kunento ko sa kaibigan ko, yung hindi ako nagsumakay, naglakad. Sabi, bro, di ka man lang sumakay. Sabi ko, pare, dalawang bagay. Una, wala akong pamasahe. Pangalawa, kung sasakay ako, paano ko makikita yung karatulang wanted boy? Tama, so lakad lang ako. So doon ko lang na-realize, kung nasa networking na ako mga kaibigan, medyo gumaganda ang buhay ko, noon pa pala, meron na akong spirit of never give up. So walang sukuan. So, eto nangyari, pagdating sa baklaran, nakakuha ko ng trabaho. Nakakita ko sa isang garment factory doon, nakalagay, wanted extra bundle boy. Sabi ko, maganda to. Kasi may extra na, may bundle pa. Kasi naano ko lang, wanted boy eh. Dito, extra bundle boy eh. So, tagabuhat kami ng tela, mga kaibigan, maong. Garments kasi yun eh. So, ito na ngayon. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi ako suko. So, nakagiliwan ako ng supervisor, sabi niya, kasi totoo ko pangalan Johnny. Sabi niya, Johnny, hindi ka mare-regular dito. Kasi sa totoo lang ha, halos lahat ng empleyado, sorry sa word, hindi ko alam ha, gigil na gigil at hayok na hayok sa word na sana ma-regular ako. Tama, yan ang talagang dream ng isang empleyado, ma-regular. Ako wala akong pakialam dyan. Noong ko lang nalaman, nung nagtatrabaho na ako sa kumpanya, sabi niya, hindi ka ma-regular dito. Ililipat kita ng sister company, doon may chance kang ma-regular. Sabi ko, sige sir, payag po ako. Doon, sa kabila, laundry boy ka naman. Sabi ko, hindi ako lubay-bayan ng boy na yan ah. So laundry boy, acid was, stone was, masakit sa ilong, masakit sa baga, tiniis ko yun. Hindi ako sumuko. Eto maganda mga kaibigan. Few months after, nilapitan ako ng manager. Sabi ng manager sa akin, Johnny, payag ka ba gawin kitang janitor sa opisina? Total bagay naman sa pangalan mo, Johnny Tor. Eto good news ha, never po akong nagalit sa manager na yon. Siyempre, pag pangalan mo insultuhin, parang yabang naman ito, porket manager siya. Hindi po, ang bilis kaagad ng mind ko, sabi ko, yes sir, payag ako. Naisip ko, pag nakapasok ako sa opisina, mapapalapit ako sa boss. Balang araw, magiging boss din ako. Yun ang naisip ko. At ang unang, pangalawang naisip ko, ganito. Pag nakapasok ako sa opisina, sabi ko, pag nangutang ako, hindi ako isi-CI. Kasi kilala ako ng boss, tama? Ako nagbibigay ng kape sa boss ko na meron... Kasi sabi ng matanda sa Batangas, Utoy, pag nilagyan mo ng gayo may gayaan, eh, mapapa-inlove sa iyo ang iyong bibigyan, eh. Kaya ginawa ko talaga yun. Kaya kayo po, pag tinimplahan kayo dito ng kape na may bula, mag-isip-isip kayo. Ano to? Ano to? Kaya ito lang tip ko ha, sa inyo ha. Please lang, pag kayo ay kakain sa restaurant, huwag na huwag niyong aawayin ang waiter during order. Big no yan. Huwag na huwag. Pigilin mo kung galit na galit ka na pagkatapos mo ng kumain. Kasi yung iba, hindi pa nakakakain, nag-order, ang tapang na. Asan ang manager nyo? Papatanggal kita, bagal-bagal nyo. Sorry ma'am, sorry sir. Ito na pagkain. Hindi pa, ganito pa wala. Sasabihin ng waiter sa cook. Partner, suplado, suplado yan. Ako na bahala. Pagkuha ng pagkain, tatapang mo na sa side, ay nalaglag. Kukunin, lagi sa pinggan. Tapos okay na, pag-deliver sa'yo, deliver sa waiter, bago siya humarap. Oh, ma'am, sorry po, ito na yung pagkain ninyo. Hindi ko nilalahat. Pero 99.9%. Okay? Tatago ngayon yung waiter, sasabihin niya, sige, kain pa sir, ma'am, kain pa. Ano yung punto ko? Sabi nga sa health, prevention is better than cure. Tama. So para maiwasan yon, kung galit ka na, pigilin mo. Smile, smile ka lang. Pagkatapos, manda ka. Halika na rito. Kanina ka pa eh. Ang bagal-bagal mo. Yun ang ibig sabihin na, kasi ginawa ko talaga. Yun ha, hindi ako galit sa boss ko. Naniwala, kaya gusto ko lang tanggalin yung ano eh, yung kwento na yan. Alam niyo kung bakit? Baka maimbitahan ng boss ko minsan eh. Hingi na ako ng sorry kay Lord, pero dun sa boss na yun, wala pa. So, eto na ngayon. So, ginawa ko talaga siya. Hindi pa ako galit nun. Ngayon, mga kaibigan, magyayabang ako ng konti sa inyo, kwentuhan lang tayo ha. Ako ang pinakamagaling na janitor sa balat ng lupa. Hindi mo ako kayang talunin. Bakit? Eto ha, idudugtong ko yung life ko sa ngayon. Noon pa pala mga kaibigan, meron na akong sense of ownership. Meron na pala ako niyan. Kasi, na mindset ako dati, sabi ko, I never ask overtime. I never ask SS. Pribileyo ng empleyado yan. Basta ako ito ha, I never ask anything. Ang nakaregistered sa mind ko, binigyan mo ako ng trabaho, kumpanya ko ito. Kasi pag nawala ito, akong nawalan, hindi siya. Mayaman siya eh.
Pag nagsara yun, magtayo lang siya ng iba, paano ako? So, ang ginawa ko mga kaibigan, talagang wala akong complain. Sabi ng boss sa akin, alam mo Johnny, ikaw lang ang nakita kong janitor na walang dalang wallet at map, pero laging malinis ang opisina. Simula ngayon, sabi niya sa akin, hindi ka na janitor. Sabi ko, ma'am, bakit? Gagawin na kitang messenger. Sabi ko, yes, yayaman ako. Kasi nakuha ko na yung word na jer. Ama, anong sunod sa messenger? Money na lang. Tama, money na lang. So ito ngayon, yabang ako ng konti. Kwentuhan lang naman to. Ako ang pinakamagaling na messenger. Never akong nag-complain at sinabi hindi ko alam pag sinabi ng boss ko sa akin. Expert yun ha, nasabi ng boss sa akin, Johnny, alam mo ba to? Ay sir, alam ko yan. Hindi ko alam yun. Paglabas ko, sabi ko sa guard, alam mo ba to? So pagdating ko doon, credit sa akin. Tama po. Tapos pinag-aralan ko yung export papers. Ngayon, nung inaral ko na siya, pinakita ko sa manager namin. Sabi ko, ma'am, pwedeng i-check nyo itong ginawa ko? Sabi, Johnny, marunong ka na pala. Simula ngayon, hindi ka na messenger. Sabi ko, ma'am, bakit? Sabi niya, gagawin kitang company representative. Mga kaibigan, hindi ako naging manager. Naging congressman. Tawag diba, representative. Kaya lang, ito po. Alam mo, siguro dugo ko talaga networker. You know why? Ask me why. Ayan, mga natutunan ko yun kay Brother Roman eh. Okay, so ito ngayon mga kaibigan. Bakit? Simple lang po. Habang ako'y nagtatrabaho, naging maaga yung realization ko. Na-realize ko ng maaga, ako napupuyat, ako nagtatrabaho, ang boss ko yung mayaman. Totoo lang. So 1 year mahigit po, nag-resign ako. Nagtayo ako ng sarili kong brokerage firm. Hindi ako tapos ng high school, ang baon ko lang, courage. Ang baon ko lang, tapang. Tama? Marunong naman ako. Sabi ko, sige, nag-resign ako, nagtayo ako ng sarili kong brokerage firm, import-export garments po yung hawak ko. Etong good news, ang client ko mga kaibigan, foreigner. Korean, Taiwanese, Indian, etc. etc. O Chinese. Sabi ko, I'm not good in grammar, but I can communicate well. English yun. Tama? Ang ayaw ko lang kausap sa English, Pinoy. Kasi binabantayan ng grammar mo. Tama? Sabi ko, yun na yung grammar mo. Tama? Bakit mga kaibigan, nung ako'y nagtayo ng brokerage, at the age of 30 po, I earned my first million. Ngayon, nung kumita na ako ng million, medyo yumabang ng konti. Kasi syempre, first year high school, may brokerage firm, may tao minuutusan. Akala ko araw-araw Pasko. Nung humina po ang garment sa Pilipinas, naglipatan po sila sa China. Sabi ko, grabe talaga ang China. Bakit? Sa China, mga kaibigan, sa totoo lang, sa sobrang lang dami, mura labor. Kaya naglipatan yung client ko doon. Kinabahan po ako. Sabi ko, paano ko pag-aaralan yung mga anak ko? Sabi ko sa sarili ko, nako, mahirap to. Pray lang po ako ng pray. Imagine ninyo ah, punta ka sa Divisoria, bumili ka ng damit, made in? China. China. Sapatos, made in? China. China. Cellphone, made in? China. China. Appliances, made in? China. China. Meron nga pong kasabihan na God created the world, but all things in the world, made in? China. China. Tama. Kaya sabi ko mga kaibigan, sobrang bait ni Lord, kasi bago tuluyang nawala yung business ko sa garments, na-involve po ako sa ganitong klaseng business. Nung nasa brokerage ako, may nag-invite sa akin sa network marketing. Unang kumpanyang sinalihan ko, itago natin sa pangalang Forever Living. Okay? Hindi po ako kumita ng malaki doon, pero yung knowledge po, yung training mga kaibigan, million ang worth nun para sa akin. So sabi ng kaibigan ko, pre, invite naman kita to attend business presentation. Eh gusto ko lang siyang pagbigyan. Sabi ko, sige. Pero papunta pa lang ako doon mga kaibigan, nag-registered na sa mind ko. Sabi ko, hindi mo ako kaya. Lahat ng sasabihin ng speaker, babarahin ko. Sa mind ko lang ha. So, ito na ngayon, punta na kami. Nung pumunta na kami, umupo ako sa third row. So yan, ganyan-ganyan sir, yung upo ko, ganyan-ganyan. Hindi naman negative yan kasi maginaw lang eh, okay? Ganyan-ganyan ang upo ko. Sabi ng speaker, ay sorry po ha, hindi po ako nag-silent ng phone. Okay? Okay, okay. Bro, ikaw, copy upline ka talaga, ha? Okay, silent lang po. Simplihan niyo lang po. Parang continuous yung kwento natin. So now, ito ang nangyari mga kaibigan. Sabi ko, sige, atin ako. Atin ako. Nandyan ako.
Pero yung mind ko talagang close-minded. Talagang para sa akin, babarahin ko yung sasabihin ng speaker. So ito na ngayon, may speaker na. Wala pang PowerPoint, whiteboard lang. Hinataw niya yung whiteboard. Sabi niya, oh, bag! Di pwede ito, salamin. Sabi niya, bag! Dito sa FLP, sabi niya, kikita ka ng 30 mil buwan-buwan. Sabi ko, che, sabi ko, hindi pa ako nag-abroad, dollar earner to, no? Customs eh, alam niyo naman siguro yun, tama? Okay, so hinataw niya ulit yung whiteboard, sabi niya, dito mga kaibigan, magkakakotse ka. Sabi ko, oh, brand new yung adventure ko, nasa baba, naka-park. Sabi niya, dito magkakabahay ka. Sabi ko, oh, may bahay na ako. Sabi niya, dito, hindi tinatanong kung sino ka. Ang speaker niyo today, high school graduate, che, ako first year. So wala siyang forma, wala siyang pwedeng pang ano sa akin, pang akit sa akin. So ito na, tapos na. Sabi ko, pre, uwi na ako. So hindi, pre, 2 minutes na lang, may mag-share. So tinawag ngayon, ladies and gentlemen, gentlemen, our top earners, Mr. June Quintanar. Tinawag, dating jeepney driver, pagdating dito, sabi niya, you know guys, because of this business, sabi niya, I earn 1 million a month. That was 2001. So dalawang nangyari sa akin mga kaibigan, gusto kong malaglag sa bangko na naniniwala ba, totoo ba o hindi. So sabi ko, grabe no? Kayo, what if kung totoo, ilang pwede mong matulungan kung 1 million ka per month, ilang pamilya ang pwede mong matulungan, lalo na pamilya mo? Tama, di ba? Sabi ko, gusto ko yan. Huwag na tayo magbulahan, mga kaibigan. Tayong Pinoy, mukhang negosyante. Ang sakit kong magsalita. Negosyante. Bago ng pera. Okay? So, ibig sabihin, so, hindi ako masyadong naengganyo, mga kaibigan. Hindi ako masyadong naengganyo. Kaya lang, pag-uwi ko, naisip ko ito. Pwede akong umaman, pwedeng hindi. Pero nanghinayang ako sa word no, what if? What if magkatotoo? What if totoo? Sabi ko, ano kayang buhay ang pwede, ano kayang buhay mo kung 1 million ka per month? So nangyari, nag-join po ako mga kaibigan. Dito sa Sunday po, 5 years na po ako mahigit. Okay, dumaan ako sa proseso. Nag-forever living ako ng 2001, tumigil ako ng 2002. Pero never po akong nag-badmouth at naging negative sa industry na network marketing. So after noon, concentrate na ako sa brokerage ko. Concentrate na ako hanggang sa tuluyang humina. Ang good news mga kaibigan, this is my second company, Santa International. Ngayon, bago ko ituloy yung aking presentation, kailangan ko ng advice ninyo. Kasi seryoso ako sa business na ito and I will do this business for the rest of my life. Payuhan nyo ako. Ito yung hihingi kong payo sa inyo. Saan pwedeng magtrabaho dito sa Pilipinas ang isang first year high school para makapagpaaral ng 4 na college? Dalangan ako po lahat college. Meron ko akong CEU, UE, at saka dalawang Fatima. Ang panganay ko magdo-doktor. Ang question, saan pwedeng magtrabaho sa Pilipinas ang isang first year high school para makapagpaaral ng 4 na college? Kasi ayokong magyabang, ayokong idiin sa inyo na networking lang ang paraan. Baka meron ka pang naisip. Meron pa ba kayong idea saan pwedeng ilagay ang isang first year high school para matupad ang pangarap ng anak ko na magdo-doktor siya? Amen, no? Hindi ko sinasabi mga kaibigan na networking lang, ha? Meron din pong pinagpala ni God na maging isang magaling na empleyado, umangat sa buhay. Pero bakit networking? Simple lang po. Networking po is the fastest system to achieve our dreams. Yung gagawin mo ng 20 years doon, 5 years lang natin gagawin dito. Are you ready? Yes. Okay, kaya ako kwento sa inyo mga kaibigan kasi gusto ko isabihin sa inyo na hindi ito pagalingan. Hindi dito kailangan graduate ka. Ang talagang kailangan lang dito, mayroon kang genuine na pangarap sa buhay. Yun lang ang labanan. And then willing kang matuto. Okay? Kaya nga nagtanong sa akin yung kaibigan ko eh, pre, grabe, ang dami nyo naman. Muslim ba yung tatay mo? Kasi lima asawa, di ba? Sabi ko, hindi. Sabi niya, siguro guwapo yan, ano? Malamang. So sabi ko, hindi. Kaya nga nagbago ako ng pananaw. Now, so sa mga ngayon lang po nakarating dito, mga kaibigan, so welcome po to our company, Santa International. So, Santa means health. Okay? Now, so welcome po sa mga first-timer. Okay, now, sa 5 years ko mahigit, sa business na ito, meron po akong tatlong taong kinausap. Mayaman,
middle, at mahirap. Tinanong ko sila ng isang tanong. At isa din ang sinagot nila sa akin. At tatanungin ko rin kayo. Tinanong ko sila, gusto nyo ba ng progreso sa buhay? So, tanungin ko kayo ha, gusto nyo ba ng progreso sa buhay? Yes! Yan din ang sinagot nila, yes! Kaya lang, meron akong favorite quote, itong sabi niya, progress is impossible without change, and those who cannot change their mind cannot change anything. Ibig sabihin, ang success pala mga kaibigan sa buhay, hindi nakabase sa galing mo, ng kamay mo. Nakabase yan sa mindset mo. Kaya nga po ako, pag meron po akong kausap na presentation, ma'am, senior po ba? Okay, so at least kayo dual citizen na kayo, di ba? Senior citizen and Filipino citizen, ano po? Okay, pag senior ang kausap po, excited ako. Hindi ako nalulobat. Bakit? Kasi ang mentor ko po sa networking po, hindi tiga Santay ha, tiga Percy siya dati, 73 years old. Nag-start siya 63. Nung kapanahonan niya sa Percy, kumikita po siya ng 5 million every month. Pagbata naman ang kausap ko, excited din ako kasi may kakilala din ako at the age of 18, 19, 2 million a month ang income niya. Kaya hindi nagbabago yung momentum ko kahit sinong kaharap ko. Kasi bakit? Ang edad, 8 is just a number. Tama po. At sabi nga ni Richard Gere, ang puso at isip ay hindi tumatanda. Yes. Kahit si nanay, pababatain ko siya in a few minutes. Kahit 1 minutes, kaya siya ko pabatain. Simple lang ang gagawin ko. Sabihin ko lang kay nanay, Nay, huwag kang humarap sa salamin, huwag tugnin ang balat, pumikit, isipin nung 18 years old ka, ang dami naliligaw sa'yo. Bigla kang kikiligin. So, mabata ka, tama po. So, ibig sabihin, kaya nga ano, kailangan mong mangarap para bumata ka. So, learn how to smile inside. So, kailangan natin itong baguhin. Ito lang, sa totoo lang po, ito lang ang kailangan mong baguhin sa buhay. Depende sa mindset mo. Ano bang mindseting mo? Talo ka? Sorry to say, talo ka. Panalo ka? Congratulations, panalo ka. Ako po, first year high school, squatter kami, namatay ang tatay ko, wala kaming bahay. Meron kaming shop, mga talyer-talyer. Nung namatay ang tatay ko, ang pinaghati-hatian ng mga kapatid ko, hindi nga ako nakihati eh. Plais, martilyo, screwdriver. Akin to ha. Oh, may bakal yun. Akin, pakilo ko na lang yan. Ganun po ang nangyari. Sabi, no? So, ito lang. Ayos ba yun? Isa sa sekreto para ka maging successful, number one ingredients, dapat. By the way, patutunayan ko pala yun ha, sabi ng Proverbs 4:23, be careful how you think your life is shaped by your thoughts. Kung ano iniisip mo, congratulations yun ka. Sa mga first timer, wag mamimisinterpret ha, hindi ito Bible study. Trivia lang ito. Amen? Amen. Amen. Sabi na, Bible study. Trivia lang yan. Okay. Main ingredients para mag-succeed. Kailangan mga kaibigan, may dreams ka. Ito hindi akin to. Dreams ko pa lang to. Okay? Ito dreams ko 2012. Pero by God's grace, nakuha ko siya. Okay? So ito dream house ko. Next dream house ko. So kailangan may dreams ka. Okay? Kasi nung nangarap ako mga kaibigan ng kotse, nagkaroon ako eh. Ngayon, nung sa Sunday ko ginawa, 2 years kong one year kong pinag-aralan yung Santay, 1 year kong pinag-aralan, and after 1 year, kumita ako ng 50 mil sa buwan. So okay na yun. Actually, ang prayer ko lang kay God before, Lord, bigyan mo lang ako ng 30 mil kada buwan, basta walang boss, okay na ako dyan. Pero God is good. Bakit God is good? Simple lang. Hindi ako binigyan ni Lord ng 30 mil, kasi sa apat na college, school lang yun. Tama. So binigyan niya ako ng 6-digit income. So, nag-enjoy kami, pamilya. Alam mo, may narinig ako, isa pumalakpak. May tip ako sa inyo. Pag meron kayong narinig na isang palakpak, sabayan nyo. Bakit? Kasi kawawa yung isang yung mukhang tanga. Isa lang siya. Ikaw kaya? Ha? Pag may narinig kang isa, may tanga. Yay! Joke lang. Okay, now. After 2 years doing this business, mga kaibigan, na-awardan po ako ng car incentive. Itong good news po. Ito ang iyayabang ko at itatapat ko sa ibang MLM company. Kasi sa kanila, buy your own car. Dito rin naman pwede. Pero may incentive si Santay, mga kaibigan, na pwede kang bumili, pwede kang magkakotse na si Santay magda-down, silang magmamonthly. Bakit po? Nung nakuha ko yung first car ko sa Santay,
binigyan po ako ng sante, mga kaibigan, ng Montero Sports. Okay? Silang knockdown, silang nagma-monthly. Kaya tinanong ako eh, hindi ba nakakatakot yung Montero mo? Hindi, mabait yung Troy ko kasi regalo ni Lord sa akin yan. And then second incentive ko po, hindi na ako kumuha ng kotse. Ang kinuha ko po, may dream bike. It's may Ducati. Kaya nga po, nilagay ko dyan, ordinary person experience extraordinary life. Kasi sa totoo lang, isang first year high school, paano magkakaroon ng ganito? Kung ikaw ay nagtatrabaho bilang isang janitor, kung ikaw ay isang messenger, paano ka magkakaroon ng ganyan? Tama po. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang puhunan talaga to succeed, genuine na dreams. Yung hindi pwedeng biru-biruin ng kahit na sino. Wala kang pakialam. Kaya nga sabi ko sa mga kaibigan ko eh, mangarap ka. Di baling hindi mo makuha yung pangarap mo, at least nangarap ka. Kesa dun sa wala kang pangarap, wala ka talagang makukuha. Tama, parang pagtatanim. Di baling hindi tumubo, at least nagtanim ka. Kesa dun sa wala kang tinanim, walang tutubo. Eto malungkot, nagantay ka. Ano inintay mo? Baka may tumubo. Nagtanim ka ba? Hindi. Tapos sa semento pa na kayo ko. Tama, di ba? Sabi ko yan. Kasi mga kaibigan, sa totoo lang, ito lang sabihin ko sa inyo, ha. Pag hindi kayo nangangarap, magantay ka. Iha-hire ka ng taong may pangarap para makuha niya yung pangarap niya. Sino yan? Yung boss mo. Tama, yung sasabihin ng boss mo, nakatulala ng ganyan, no? Boss, ba't ka nakatulala? Nakakita ako ng BMW, ang ganda. Ay, boss, kaya mo yan, boss. Kaya mo yan. Oo nga, eh. Eto na, after a week, nakuha niya na yung BMW. Sabi ng atauhan, boss, sabi ko sa inyo, kaya mo yan eh. Dream come true yan, boss. Ah. Oo nga eh, sipagan nyo ha. Overtime kayo ha. Bakit? Kayo magbabayad nito. Tama. Sabi nga, kung nagawa mong payamanin ang negosyo ng iba, this time, payamanin mo ang sarili mong negosyo. Tama, di ba? Hindi mo masama eh. Okay? Now, okay na sana sa akin ang isang kotse. Kasi for me, one car is enough. Apat kami, apat yung anak ko, tas kami kasama, okay na. Kaya lang po, sa puso ko, may dream car ako, year 2002, nung nakita ko yung Mercedes-Benz si Jun Quintanar. Dream na dream ko talaga yun. Kaya lang, ayaw kong kunin, kahit may budget ka that time, nung broker ako, kasi two-seaters lang, at saka mahal. Etong good news, mga kaibigan, because of Sante, December 15, 2015, niregaluhan ako ni God through Sante po ng aking Mercedes-Benz. Amen, no? Kaya sabi ko nga eh, wala palang masama pagka meron ka talagang totoong pangarap sa buhay. Okay ba yun? Now, question, ako lang ba ang may kotse? Hindi. Kasi po, kaya nga sabi ko nga eh, I'm proud. Proud upline. Kasi bakit po? Huwag natin pag-usapan yung ibang nagakotse ha. Sa grupo ko lang po sa Driven. Imagine mo, Giovanni Flores, high school graduate, panadero po sa Tagum. Montero, at saka Bios, tas may sariling bahay. Brian Barabat, medrep po sa Davao, Estrada. Siyempre, gwapong Chris Gallineto, okay, dating empleyado, brand new na Chevrolet Sonic. And of course, yung nagpakilala kanina sa akin, Mark Perango po, Honda City. Grabe, no? Now, dito lang ba yan? Hindi. Hindi pa kasama yung iba. Team Mindanao ko. Of course, yung asawa ni April Guerino, si Madeline, downline ko rin po siya. Ito, mag-asawa, kasama ko since nag-start kami dito. Of course, ito, police. Ito, teacher. Ito, estudyante, hindi na nagtrabaho. Pag-graduate, diretso networking na. Sante kagad, first company. Ito po, leukemia, ang sakit. Nung gumaling siya, kinarin niya yung business. Kinarin niya yung business. Ngayon, dalawa ang kotse niya. So, ilan lang to mga kaibigan sa mga downlines natin or partners natin po na meron mga sakyan dito. Okay? Kaya nga po ako, sa totoo lang, I'm proud at saka masaya ako dahil nagbago ang buhay ng mga partners ko. Nang simula kami dito, halos walang-wala kami. Pero good news mga kaibigan, because of this business, because of this opportunity, yung buhay namin kakaiba. Now, bago ko ituloy sa product, kasi gusto ko ipakita sa inyo, kasi ang pinag-uusapan natin ngayon, business eh. Siyempre, kung business ang pag-uusapan natin, resulta at saka pera. Tama po?
Kasi kung hindi natin pag-uusapan ng pera, tapos business, huwag kayong matend. Kasi bakit? Hindi pa nagsisimula, lugi ka na. Dapat pag-usapan natin anong pwedeng mangyari pag sakaling mag-engage ka sa business na yan. Tama po? Pwedeng maging doble pa kaysa sa amin. Okay. Travel, mga kaibigan. Eto lang, huwag tayong magbulahan. Kung ikaw ay nanay, tatay, or nagtatrabaho na, kaya ka nag-aral, kaya ka gustong makapagtapos para makaroon ng sariling bahay. Tama? Para makabili ng kotse. Para kung may pagkakataon, makapag-travel abroad. Tama po? At kumita. Yun lang naman ang goal eh. Kung bakit wala at magbulahan ha. Ang goal lang talaga natin is peso sign. Sa totoo lang. Hindi ka mag-aaral pagka-graduate mo kung walang pera niyan sa dulo. Ewan ko lang, maaaring passion mo yan, pero hindi pwedeng walang pera. Hindi mo masama eh. Kaya lang itong malungkot. One time, nag-present po ako sa mga religious person. Sabi niya, Jun, ang pinag-uusapan mo lagi, pera. Sabi ko, ma'am, sensya ka na ha, kasi business po ito eh. Huwag kang sumali sa isang business kung hindi pera pinag-uusapan. Hindi, money is the root of all evil. Sabi ko, hindi po. Love of money is the root of all evil. Pero ang nakalimutan niya, lack of money is the root of all evil din. Tama, kung wala kang pera, makakapag-isip ka ng masama. Pero kung may pera ka, ang sarap gumawa ng mabuti. Tama po? Yes! Okay. Ako naman, ako as June Francisco, hindi ko talaga priority ang travel. Hindi po ako na-excite pagkakaibigan kita, sabihin mong, ay, June, nanggaling ako ng Singapore. Kaibigan ka naman kita, bibiruin kita ng, so what? Ganun ang joke ko. Ay, galing ako ng Hong Kong. Ano ngayon? Hindi tumitindig ang malalibo ko. Kaya lang po, sa Sante, ang maganda ito. Pag nagtrabaho ka, sa ayaw mo sa gusto, pag na-hit mo yung travel incentive, alis ka. Ikaw or with your wife. Kung binata ka, solo ka lang. Kung may asawa ka, provided with medical certificate. Provided with marriage contract, tama? Husband and wife yun. So, nung na-hit namin ang first travel, nag-Hong Kong kami mag-asawa. Sagot lahat ng company po, airfare, hotel, accommodation, 5-star, wala kaming ginastos kahit 5. Pati terminal fee sa airport, sagot po ng company yun. Ang sagot mo lang, pamasahe papuntang airport. Eh, magulang ako. Sabi ko, apply, pasabay. So, yun, libre yun, okay? Ang pamasahe lang. Nung nakita ko ang Hong Kong, natuwa ako. Sabi ko sa asawa ko, love, balik tayo dyan. Dali natin ang mga bata. Na-realize ko, kahit hindi ka mahilig sa travel, kahit may edad ka na pala, pag nakita mo si Mickey Mouse, papapicture ka. Oo, mapicture ako eh. Okay, sabi ko, grabe, balik tayo. So, nung bumalik kami mga kaibigan, sinama ko yung family ko, this time po, hindi sagot ng company. Sagot ko. So, bumalik kami, tuwan-tuwa yung mga anak ko. So, I'm 47 years old, mukha lang 41. Okay, so 3 years na lang, 50 na tayo. I'm excited. Okay? Kasi ang sarap sabihin, ilang taong ka na? 50. Alam, mukha kang 25. Sarap, di ba? Kaysa naman, ilang taong ka na? 25. Alam, mukha kang 50. So, pangit. So, ako, excited ako sa 50 ko. Now, eto po, eto yung graduating ko ngayon, eduk siya sa Fatima. Nung habang nag-holding hands kami sa Disneyland, lakad kaming ganyan, sabi niya sa akin, alam mo, Dad, siyempre, dad na, di ba? Dati, tay ng tay. Dad, sabi, ano mo, dad? Ang hirap makapaniwala na first year high school ka lang. Sabi ko, maniwala ka na. Akong tatay mo. Kasi sa totoo lang, mga kaibigan, ito, walang bulaan, ha? Kung kahit may pera ka ngayon, hindi mo ilalabas for travel kasi alam mo, marami pang priority. Pero because of Sunday, mga kaibigan, buong pamilya po, nadala ko sa Hong Kong. So, tuwan-tuwa sila. So, ito na ngayon. Trabaho, Sunday. Yun ang ginawa ko. Na-hit ko ulit ang travel. Ito, comparison lang ha. Kung sa mga empleyadong nandito, mahalin mo yung trabaho mo ng 100%. Kasi, binigay niya yung needs mo. Pag naintindihan mo ang Sunday, mahalin mo ang Sunday ng 101%. Lamang ng 1%. Bakit? Kasi ibibigay niya sa'yo dito yung dreams mo. Tama, kasi sa work mo, trabaho, ilang taon na walang kotse. Trabaho, ilang taon na walang travel. Tama, dito sa Sante mga kaibigan, trabaho ako ng trabaho. Nagulat po ako, na-awardan po kami mag-asawa ulit ng travel.
nagpunta po kami, nag-Asian cruise kami mga kaibigan, Singapore and Malaysia. Kaya pala, tuwang-tuwa ang asawa ko na sumama sa cruise kasi napanood niya yung Titanic. Gusto niya gumanon. Oo. Kaya pinahamog ko talaga yung ano, yung banyo. Nung humahamog na, sabi ko, love, lika na, Rose, kami Rose. Pinahamog. So okay, now, eto maganda. After ng Singapore, Malaysia namin, pagbalik ng Pilipinas, Sunday. Ganun ginawa ko. Awarding ulit. Na-hit ko na naman mga kaibigan. Ako hindi ako nagtititingin sa mga ano, kasi parang basta sa akin, Lord, kung ano yung bibigay nyo. Minsan nasusulyapan ko. Hindi ko masyadong, ano ha, huwag nyo akong gayahin. Ako yung pinakabobo dito eh. Okay? Huwag nyo akong gayahin. Kasi hindi ko ginugol. Huwag nyo akong gayahin. Okay? Hindi ako goal setting. Goal getting ako eh. Okay? Basta ako work lang ng work, work lang ng work. Sante ng sante. Nung awarding na, na-award na naman kami mga kaibigan, nag-China po kami. Shanghai and Beijing. Yung Great Wall of China mga kaibigan, na nakikita ko lang sa picture dati, nakapag-jogging na ako dyan. So ito na ngayon, pagbalik ng Pilipinas, sante ulit. Lahat ng masalubong sante, ayaw, okay lang. Sante, gusto, lika, usap tayo. Ayaw, okay lang, gusto, usap tayo. Yan ang ginawa ko, sante. Awarding na naman ulit, na-hit ko na naman mga kaibigan, nag-Thailand po kami. Okay? So pagbalik ng Pilipinas, sante ulit. Na-award na naman ako mga kaibigan, nag-Korea po kami. Uy, thank you. Eto lang, eto sana yung finish line ko. Eto yung finish line ko sa travel. Kasi ang dream ko lang talaga sa travel, makatapak sa snow at makakain ng libreng halo-halo. Yung sasundukin mo lang, may dala ka lang gatas. Ama, kaya lang po hindi ganun eh. So pag uwi namin ng Pilipinas, na-excite na naman ako, sante. Ano nangyari? Na-award na naman po kami. Bakit mga kaibigan, nagpunta na naman kami ng Rome. Yung kotse mga kaibigan, pwedeng drawing. Pwedeng hiniram ko, tama? Pwedeng inutang ko, personal, picture lang. Pero ang travel, pag binigyan ka ng visa, hindi drawing yun. Tama po? Etong t-shirt ko mga kaibigan, 100 pesos. Binili ko siya. Bakit? Kasi message ko sa Team Driven at sa mga kaibigan ko sa Sante, kung meron kang pangarap, patay kung patay, never give up. Huwag mo talagang ibitawan yan. Talagang never give up. Yun ang attitude. Now, after ng Rome, pumunta po kami ng Italy. Pumunta po kami ng Switzerland. Pumunta po kami ng Austria. Pumunta po kami ng Germany. Pumunta po kami ng Baduz. Pumunta po kami ng France. Ingit ulit. Tignan nyo ito ha, gusto kong ma-amaze kayo dito kasi gusto ko mga kaibigan, kahit di ka sumali sa Sante, i-compare mo kami bago ka mag-decide. Etong tanong, kahit Ateneo graduate ka, kahit Lasal graduate ka, sa loob ng 5 taon, kaya ito? Kung magtatrabaho ka? Hirap. Tama po, depende na lang kung ikaw may-ari ng kumpanya. Kahit may-ari ng kumpanya, nahihirapan din dyan eh. Kaibigan, lahat dyan kasama ko yung asawa ko sa travel. Eto maganda, pag uwi namin ng Pilipinas, sante ulit, na-hit ko yung local travel. Ayaw ko na sanang sumama kasi may jet lag pa. Parang pagod na, ayoko na. Eh sabi ng mga partners, bro, libre yan, ayaw mo pa. Sama ka na. Sumama po ako, hindi na sumama yung asawa ko. Bakit? Libre na naman kami pahinga sa Boracay. Dito na, swimming. Hindi pa nakabalik yung complexion ko. Okay? Hindi pa nakabalik mga kaibigan, eto na, few months after, awarding na naman. Bakit? Pumunta kami ng Bali, Indonesia. Grabe, no? Ngayon, Disyembre, pagbalik ko, parang tanggas lang. Diba? Parang matanggas. Di ako masyadong, ano, school traveler ka, mag-enjoy ka. Ako hindi. Parang Laguna. Parang matanggas. Iba lang lingwahe. May nagluluto ng, ano, ng, tawag nun, coffee. Mga gano'n, luwak-luwak pa yun, kape. Uy, ining, gagano'n ko sana eh. Kamusta ka? Kasi kayo pechura eh. Death? At is libre. Nakapunta ako ng Bali, Indonesia na libre. Pagbalik, Sunday ulit. Bumalik kami ng Hong Kong and Macau. Together with Chris and of course, Mark Peranco. So enjoy naman ako kasi
may mga kasama ko yung mga partners ko dyan, team natin, okay naman. Etong good news mga kaibigan, pagbalik namin, eto na naman, awarding na naman, na-hit na naman namin, Vietnam. Could you imagine, almost 23 countries mga kaibigan sa 5 years ko rito sa Sante. Meron bang gustong kumalakpak? Now, akala ko okay na ako, kasi sold out na ako sa Korea ko eh, sold out na ako sa Europe ko eh. Etong good news, awarding ulit. Na-award na naman kami mag-asawa mga kaibigan, Orlando, Florida, USA. Tapos na to ha, etong good news, pagdating ko namin doon, pumunta kami ng Orlando, pumunta kami ng Miami, nag-cruise po kami, pumunta kami ng Jamaica, Cayman Island, and Mexico. Doon sa Mexico mga kaibigan, talagang nakapaalang ako doon. Bakit? Abroad naman to eh. So enjoy mga kaibigan, ito yung nangyari sa amin. But, wait, there's more. Nung nabigyan kami ng visa sa US Embassy mga kaibigan, 10 years multiple entry visa. No question. May question, pero never nagtanong kung anong papers meron ako. Nung nalaman lang nila, bigyan ko kayo ng konting idea lang ha, para interviewin ka. Tinanong lang ako. Sabi niya, what's the purpose of visiting USA? Sabi ko, I will attend convention and tour. Sabi niya, did you travel abroad? Yes. Where? Europe? Where in Europe? Kinabi ko sa kanya, so what's your occupation? Sabi ko, I'm independent distributors of Sante International. So what's that? Sabi ko sa kanya, it's a network marketing like Amway, Herbalife. So ginaya ko yung ano ha, ginamit ko yung mga international. Bigyan ko lang kayo ng tip. Ginamit ko yung mga international company. Hindi ko ginamit si Isa, si Uno, si... Hindi ko ginamit. Ang ginamit ko, international. Sabi niya, okay, so how many networks do you have? I have 30 to 40 networks. People? No, 1,000. Okay, tinanong yung wife ko. So how about you, ma'am? What's your occupation? Sabi ng wife ko, I'm just a plain housewife. Okay, wait your visa. Approved. It's a 10 years multiple entry visa. Ito, maganda mga kaibigan. Tapos na kami nag-travel. Bumalik na kami. Last January, salbo. Na-award na naman kami mag-asawa para bumalik doon. For free. Ba't ko nagkwento sa inyo? Kaibigan, kaya ka nag-aral ng mahabang panahon para sa mga bagay na ito eh. Sa totoo lang, huwag tayong magbubulahan ha. Kaya mo sinunog ang kilay mo para tumaas ang grado mo para pag nagtrabaho ka sa kumpanya, sana ma-achieve mo ito. Kaya lang, sad to say, hindi na-achieve. Binigyan ka ng sweldo, mas mataas kaysa ordinary. Ngayon, bakit di mo subukan dito? Bakit? Ito lang, itaga mo to sa bato. Pag gagawin mo tong Sante by heart, bigyan kita ng 5 years. Pag hindi ka naging milyonaryo sa loob ng 5 years, pero ginawa mo by heart, ipapuputol ko yung isang daliri ko. Ganun ako ka-confident. Kasi kung by heart mo siyang gagawin, kaibigan, 3 years lang, sisiguraduhin ko sa'yo, may resulta ka. Bakit? Ako ba, 5 years na po ako mahigit, my income today is 6-digit wala akong boss. Ito yung joke pero totoo eh. Ito yung joke pero totoo. Ang empleyado natutulog kahit hindi inaantok. Tama, may kausap ako. Sabi niya, bro, uwi na ako ha. Bakit? Tulog na ako. Inaantok ka na ba? Hindi pa. Ba't ka matutulog, di ka inaantok? Hirap niya na. Meme na, meme. Bakit? Pasok pa bukas. Sabi niya, ang sarap-sarap matulog. Kailangan gumising kasi pasok pa bukas. Tama. Tinanong niya ako, ikaw June, anong oras ka natutulog? Sabi ko, hindi pa kinaantok na ako. Anong oras ka gumigising? Hindi pa tapos na ako matulog. Ayos mo yung ganun? Pag tapos ka ng matulog, gigising ka. Kaysa doon sa gigising ka kasi mapasok. Tama po. Kaibigan, kaya matapang ako magsabi sa inyo ng ganyan kasi dinala ka ni Lord dito eh. Many are called but few are chosen. Kahit dalawa lang kausap ko, astig talaga ako magsalita. Kasi dinala ka sa harapan ko eh. At hindi ko pwedeng sabihin na hindi importante yung work mo. Importante yan, nabuhay ka sa how many years eh. Kaya lang, question ko lang sa'yo, uulitin mo pa ba ulit? Diba? Sabi nga, insanity, doing the same thing again and expect different result. Boom! English yun. Yes! Diba? Kabaliwan, umin mo malakpak! Yes! Kabaliwan ng isang bagay na paulit-ulit mong ginagawa pero umaasa ka, nagaganda buhay mo. Hindi. You need to do something new. Eh, may edad na ako eh. Forget your age because age is just a number. Hindi ko yan alam eh. Hindi. Lahat ng bagay na pag-aaralan. Tama ba?
Okay ba yan? Now, ito yung achievement ko. Kaya ako kwento lang sa inyo. Okay? Now, pag-usapan natin ngayon, ano bang nagdala sa amin sa tagumpay? Di ba, na, alam niyo naman siguro, agree ka siguro dito. If you have a good product, you have a good business. Di ba, pag maganda ang produkto, maganda ang business. Tama ba yun? Hindi pwedeng maganda ang business, pangit ang produkto. Hindi, dapat kaakibat ang magandang produkto at magandang negosyo. Okay? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay. Now, so, welcome again to Santa International, so Santa Barley. Ang mga may-ari po, Joy Marcelo, Menet Carag, Eric Malanan, Paul Caluwag, sila ibang mga direktor. Ngayon, sa business or sa buhay, you to become successful, isa sa gusto ko i-share sa iyo, ha, ito ako eh, sinishare ko lang sa experience ko eh. Isa sa ingredients, bukod sa dreams, number one yung dreams. Pangalawa, change your perspective. Tama ba yung pronunciation ko? Yeah. Hindi po, tama yung sa akin. Ang sa akin kasi matagal ko nang ginagamit yan. Perspective, sariwang pananaw. Okay? Yung sa'yo, pawis ng kilikili. Joke lang. So, dapat sariwa lagi yung pananaw mo. Bigyan ko yan ng kwento. One time, mga kaibigan, meron dalawang ahente. Ang kanilang business, sapatos. Sabi ng boss, oh, punta kayo sa island na yan. Kaya lang walang land, walang sea. Chopper gamitin nyo, punta kayo doon. Bahala na kayo. So, business nila sapatos. Bababa pa lang ang chopper, mga kaibigan, sabi ng ahente, boss, balik na kami ah. Oh, bakit kayo babalik? Boss, lugi. Bakit lugi? Nakita ko, walang mga sapatos ang tao dito. Hindi nagsasapatos. Wag na. Sabi niya ganun, balik, lugi. Di ba balik? After few months, sabi ng boss, bro, ikaw na, ahente number 2, ikaw naman pumunta, check mo. Di, chopper ulit. Bago mag-landing, sabi ng ahente, boss, grabe, payaman. Bakit? Walang mga sapatos ang tao dito. Turuan natin magsapatos, yayaman tayo, padala kayong marami. Tama, anong punto ko? What's the moral lesson? Pares lang silang ahente, pares lang silang pupuntahan, pero iba silang na nakikita. Anong punto ko? Sila mga kaibigan, eh hindi sila pinanganak na mayaman. Yumaman sila sa nitong klaseng business. Di ba again, sabi, if you want to become successful, follow successful people. Yes. Yes. Kasi ang successful, mga kaibigan, nag-iiwan ng bakas. Sinusundan na lang namin. Ngayon kung nakita mong ma-achievement na kami, may bakas na kami, susundan mo na lang. Hindi ka na mahirapan. Kami, a little bit nahirapan kami noon kasi kaming gumawa ng daan. Ginawa namin, tinabas namin, nakagat pa kami ng ahas. Tama? Mangarami pa kaming negatives na encounter sa buhay. Kayo, konti na lang. Ang kailangan nyo lang gawin, change your perspective. Dahil sa totoo lang po, ang kalaban natin sa buhay, hindi yung katabi mo. Ang kalaban natin, sarili mo. Sabi nga, if you want to win in life, sabi niya, if you beat somebody, you're best. But if you conquer yourself, you're great. Yes! Yes. Thank you. Ako na. Okay, now, yan lang mga kaibigan, sila hindi mayaman, doon ako na-excite. Ang life ko lagi kong nilalagay ng perspective. So, na-excite ako dyan. Now, okay, of course, ang kinuha nating endorser, Kuya Kim. So, alam niyo naman, pag Kuya Kim, yung words niya kakaiba. Tama? Kasi sabi niya, mapanuri. Sinuri niya. At ang nakakatuwa mga kaibigan, ang kwento, dati mga kaibigan sila, nagpa-barley sila, bumibili. Bumibili. Nung naging endorser, tuwa-tuwa sila kasi libre na bayad pa sila. Isa pang endorser natin mga kaibigan, si Piolo Pascual. Ako dapat to. Busy lang ako. Tsaka hindi pa lumabas yung apps ko. Okay? So mga kaibigan, sila, mga barley user sila. Si Piolo Pascual, alam nyo naman, endorser siya ng produktong I Want to be Complete. Tama? Kaya lang na-realize niya, sabi ko, na-realize niya, hindi daw yung complete. Kaya nga sabi niya, I want to be complete. Hindi ako magaling mag-English, pero naiintindihan ko, sabi niya, I want to be complete, hindi complete. Tama? So, nung nag-santay siya, sabi niya, eto, complete. Okay, so, sila yung endorser natin, mga kaibigan. Okay, now, next. Okay, wag na, mission. Ang mission natin, mga kaibigan, simple lang. Gusto mong manalo sa buhay? Eto lang gawin mo. Help people live better lives. Kasi ginagalang ng Diyos ang tao. Kasi we are created according to the image of God. Tama. Pag nirespeto mo ang tao, mga kaibigan, maniwala ka, successful follow. Kasi walang blessing na lumulutang sa ere. Ang blessing laging ginagamit ng Diyos ang tao. Do you agree? Yes. Tama? So ito lang. If you help people live better lives in terms of health, in terms of wealth, maniwala ka, you will win.
Okay? And of course, our values, mga kaibigan, marami yan. Pero huwag natin pag-usapan muna ngayon. Okay? Even the vision. So, ito lang. Kung willing kang tumulong sa iba, one step ka na to go your success. Okay? Now, change perspective ulit. Health talk about the Philippines. Most deaths are caused by the disease. So, dito ako na-excite. Hindi ako na-excite at di ako natuwa. Maraming may sakit. Natuwa ako, marami akong matutulungan. Dahil marami kang matutulungan, money will follow. Tama. Kaya nakakatuwa yung business ng networking, especially health. Kasi bakit? Yung 100 million na population sa Pilipinas, lahat yan ayaw magkasakit. At lahat ng may sakit gustong bumaling. Tama. So doon ka lang mag-concentrate sa dalawang ngayon, maniwala ka, your life will never be the same again. 3 years, 5 years from now. Unahin mo lang yung seryoso ka talaga sa heart na you will help people live better lives. Okay? Now, not because of old age. Life expectancy, mas maiksi ang buhay ng lalaki kaysa sa babae. Okay? Yan ang sabi nila. Kasi, bakit unang namamatay ang lalaki? Bakit po? May idea? First timer? Bakit unang namamatay? Bisyo. Nagtatrabaho? Kaya, yan. Yeah. Oh, actually, tatlo yan eh. Yung bisyo, yung vices or lifestyle, no? Yan yung pangatlo sa listahan. Ang pangalawa sa listahan, kasi ang lalaki hindi siya emotional. Hindi katulad ng babae, manood lang ng drama yan, may iyak na. Tama, wag lang kausapin ng boyfriend, ng kasawa, wala na, iyak na. At ang malungkot pa ito, ang babae, pag naggalit, hindi lang siya basta nag-hysterical. Nag-historical pa. Dati! Okay. Pati dati, no? Hongkat pa. Sabi nung, tama. Sabi ni Seth, tama. Okay. Ang number one talagang dahilan, whether you like it or not, ang dahilan kung bakit maaaring namamatay ang lalaki, dahil nakukonsumi sa babae. At tatay ko po, patay na. Ang nanay ko, buhay pa. Marami ganyan. Pero joke lang yun. Okay? Pero sa totoo lang, sabi nila, yun daw. Vices lang, bisyo, at saka yung emotion. Okay? Now, ito yung top leading cause of death. Okay? Sa Pilipinas, number one yung heart disease. Okay? Now, ano yung major cause of health problem? O, alam na natin to. Okay? Anyway, by the way ha, kung gusto nyo pa ng more explanation about the health, meron tayong Dr. Ron Unidad every Wednesday and Big Squeta Monday. Okay? And of course, Miss Bing Kalinawan Thursday. I-explain yung about health and barley dyan. So ngayon, pag-usapan lang natin ng bahagya. So, madumi na ang hangin, madumi na ang tubig natin, yung pagkain natin, hindi na safe. Okay? Yung alcohol natin, abisyo, lifestyle, of course, stress. Pero sa totoo lang mga kaibigan, ito yung main factor kung bakit nagkakasakit. Walang effect masyado yan, sa totoo lang. Kaya mong i-handle yan kung wala kang stress. Kasi kung may pera ka, hindi ka mapupollution. Kasi bakit? Centralize yung bahay mo na ka-air condition, may ionizer pa. Tama? Kotse mo, ganun din. Makakalanggap ka sa labas. Pagkain mo, kaya mong ayusin. Okay? So ito yung number one stress. Lalo na kung katulad kong tatay, na may pinag-aaral, tapos wala kang pera. Grabe, papawisan ka ng malamig, di mo maintindihan ang mangyayari sa'yo. So, ito talaga number one stress. Lalo kung wala kang pera. Sabi nga ni Les Brown, if you have problem, man and money can solve, you don't have problem. Tama. Ang problemang totoo talaga, hindi kayang isolve ng pera at ng tao. Yan ang totoong problema. Pero yung problema mo, kung may pera ka, nalilesan eh. Mababawasan. And of course, yung gamot. Ito lang ha, may senior citizen tayo dito. Hindi ka pa pinapanganak, ma'am, may gamot na. Tama. Pero hanggang ngayon, walang gumagaling sa high blood. Hindi ka pa pinapanganak, may gamot na. Pero hanggang ngayon, walang gumagaling sa diabetes. Kasi nga, hindi siya gamot. Pain reliever lang, kumbaga. Pang ano lang. Dito sa atin po, sa Sunday, mga kaibigan, once na try nyo yung product, hindi namin sinabing tanggalin mo yan, ha? Pero magugulat ka, doktor mismo magtatanggal ng maintenance mo. Kaya nga, ito lang yan, eh. Pag ikaw, mga kaibigan, ay nagkaroon ng sakit. Okay. Kunyari, tumaas ang BP mo. Sample, ha? Okay. Kunyari, nagpaano ka? BP. Yan. Pag tumaas ang BP mo, mga kaibigan,
Anong irereseta sa iyong gamot ng doktor? Carci Black? Neo Black? Halo Black? Mono Black? Lahat ng black irereseta sa iyo pang patanggal doon ng black. Pero question, natanggal ba talaga? Hindi. Kaya nga sasabihin mo sa doktor eh, ilang buwan iinumin dok? Lifetime, tama, panghabang buhay. Kaya lang, ito malungkot. Alam niyo naman to eh, habang dumadami ang drugs sa katawan, dumadami ang sakit. Kasi habang dumadami yan, after few years, sabi, Dok, paano ang sakit nandito ko? O sige, mag-laboratory tayo. Nung na-check sa laboratory, tinamaan yung kidney mo. Tama ba yun? Kung tinamaan yung kidney, sabi niya ngayon, sabi mo, Dok, paano yan? Huwag kang mag-alala, may gamot tayo para dyan. Ah, okay. Dito na. High blood plus kidney, din dami na niyang gamot. Eto ngayon. After few years, Dok, parang sinisigmura ako ah. Kung laboratory tayo, naku, may liver problem ka na. Tama? So, Dok, paano yan? Sabi niya ganyan, huwag kang mag-alala. May gamot tayo para dyan. Ano mangyari? Pag nag-pairing siya, income to. Okay, so, kapatigan, wala namang problema, kailangan natin to eh. Kaya lang, to avoid this, attend kay Doc Big, kay Doc Ron, kay Miss Bing. Okay ba yun? Yes. Okay, now, pagdudugtungin natin. Ang unang mangyayari talaga dyan sa tao, na-stress. Nung na-stress sa pera, lungkot-lungkot, sabi ng kapitbahay, Prefet, malungkot ka. Problemado ko. Halika-lito, inom tayo. Ha? Ako, pambahala. Di uminom. Nagsigarilyo pa. Mayamayang konti. Oh, love. Labas ka ng pulutan! Labas ng pulutan! Eto na, high blood pala siya. Sabi niya ngayon, naku pre, tumaas ang BP ko. Dalhin niyo ako sa ospital. Emergency! Hinarurot! And daming tricycle sa kanila. Pulos yun. Tama! Nung dinala doon, pinainom ng gamot. Inom ng gamot. Walang tubig! Bigyan lang kahit anong tubig! Connected ba? Connected, no? Pero saan nagsisimula? Sa stress. Ingat ha! Kasi pagka hindi mo ito na-handle, iyo lahat yan. Okay, now, ito yung solusyon mga kaibigan. Solusyon po, it's barley grass. Bakit barley grass? Ang nakadiscovery niya mga kaibigan, hapon. Bakit ako panati ko sa hapon? So, totoo lang. Kasi for me, based on my research mga kaibigan, ang hapon, priority sa kanila pangalan. Kesa pera. Kaya ang Japan, 90% walang Diyos, pero binibless ni God. Kasi bakit? May word of honor. Ama, kaya nga sabi nung Chinese nakausap ko sa presentation, sabi niya, ikaw, lagi mo binibida ang hapon. Chinese, okay din ah. O, okay. Pero ma'am, papiliin kita. Prada, made in China, made in Japan. Japan. Ama, di ba? So, sabihin, pag Japan yan, quality yan. Okay? May integrity. Kasi, pag meron silang ginawa, sinasama nila yung pangalan nila sa ginagawa nila. Kaya hindi mo mako-question ang made in Japan. So, si Dr. Hagiwara, doctor, scientist, inventor, pharmacologist, entrepreneur. Meron siyang malaking drug company sa Japan. Ang problema, because of these drugs, okay, siya mismo may sakit. Sabi niya, hindi ako natulungan ng mga drugs na inimbento ko. Okay, alisin lahat yan. So, sinerge niya po, puro natural. Pinag-aralan niya po, mga kaibigan, mga 200 different kinds of plants. Kasama dyan yung moringa, kasama dyan yung saluyot, kasama dyan yung kulitis, kasama dyan yung phytoplas. Ay, hindi. Okay. So, lahat ng gulay at saka lahat ng prutas, pinag-aralan niya. Okay? Pero nakita niya, 13 years after of research, that barley grass is the most nutritious plant in the world. Yun ang nakita niya. Kaya sinabi niya ito, barley grass is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Dito ako na-excite. Perspective. Ang kliyente mo from birth to old age. Tama! Hindi katulad kung ang produkto mo pang lalaki lang, kunyari, mga, kung ano nung mga pang-tikas na lalaki, siya lang yun. Pag makeup naman, pang babae lang. Dito ang product natin from birth to old age. Matutuwa ka mga kaibigan. Bakit? Ang product natin mga kaibigan, kahit bata pwede. At kahit patay, pwede pa rin. Bakit? Kasi may kape tayo. Di ba ang patay pinagkakapihan? Oh, panalo ka pa rin. Ngayon, pupunta ka sa lamay. Bakit namatay yan? Sabihin mo, inatake. Alam mo, kung nakita niya yung barley, malamang okay pa yan. Tignan mo siya. Oh, susunod ka. So, share mo yung business sa kanya. Okay, now. So, dito ako na-excite from birth to old age.
Kaya tinawag na total complete food. Ako po, sanay po ako ng walang breakfast. Barley lang. Walang breakfast. Minsan din ako nakakapag-lunch. Mag-lunch ako minsan, kasabay na yung dinner. Kasi busy or what. Okay lang yun. Kasi tinawag siyang complete food eh. Kaya ito nakakatuwa. Ito lang illustration ko ha. Simpleng-simple. Kaya pinag-aralan ni Dr. Hagiwara ang grass. Kasi nakita niyo po ang pagkain ng kabayo damo. Ang pagkain ng kalabaw damo. Ang pagkain ng baka damo. Pagkain ng kambing damo. Wala naman silang fruit salad pero ang lakas-lakas nila. Tama po? Sabi, no? Kaya sabi ko, ito like illustration ko. Nakakita ka na ba ng kabayo na may arthritis? Nakakita ka na ba ng kalabaw na mayroong high blood? Nakakita ka na ba ng baka na mayroong diabetes? Wala eh. Dapat ma-amaze ka, samantalang kinakain nila damo lang. Sabi, no? So doon ako na bumilib sa produkto natin. Okay, tinawag siyang a total complete food. At nirecognize siya sa science as the most nutritious of all plant foods. Wala ka nang hahanapin pa. Kami po ay vegetarian kami by choice. Wala kaming pork, wala kaming chicken, wala kaming beef. By choice, ha, hindi by religion. Kasi naniniwala ako na 90% ng sakit ng tao nang galing sa pagkain. So sabi ko, ayokong dumating ang time kung kailan 50 years old na ako, marami na akong nararamdaman. So, 15 years ago, sinalubong ko na ng healthy lifestyle. So, pati mga anak ko, ganun din sila. Kaya kami, kahit bigyan mo lang kami ng kanin sa umaga, wag lang, kahit na ano, wag lang pork, chicken, and beef, basta naka-barley na kami sa morning, sold out na ako doon. Okay na yun. Kasi nandun lahat ng nutrients eh. Okay? Now, next. Okay. So, ang product natin, mga kaibigan, saan nang galing? Okay. Galing po ng New Zealand. Bakit New Zealand ang pinili ng company? Simple lang explanation dyan. Kasi ang New Zealand po ang pinakamalinis na bansa sa buong mundo. Mas marami pa ang tupa at baka kaysa sa tao. Tama po? At certified organic po siya. Wala siyang pesticide na ginamit dyan. Kaya safe na safe po yung atin pong produkto. Kami po vegetarian, pero hindi kami nakasigurado sa prutas at gulay na kinakain namin. Basta kumain ka ng gulay, mga kaibigan, na mga may pesticide, hindi organic, sad to say, yung chemical niya naiiwan sa body mo. Sa ayon mo sa gusto. Ang barley natin, mga kaibigan, pag tinake mo yun, siya magtatanggal ng chemical residue sa katawan mo. Ba't ko nasabi yan? Simple lang po. Kahit may mga nalason, kunyari, merong uminom ng malatayon, nag-suicide, painumin mo ng barley. Pwede niya ilabas yun. Kasi si Hagiwara, kaya niya ni-research ang barley, nakita niya po ang aso, pag nagkakasakit, lumalabas ng bahay, kumakain ng damo. Ang pusa, susuka yon. So, ibig sabihin, yung mga poison, kaya niyang ilabas. At proven na po sa amin yan, ang dami na pong aso po na nabiktima sa amin, na mga kaibigan ko, nakainom ng malatayon, kasi parang gulay gatas, pinainom ng barley po, buhay. Tama? Ngayon, may demo tayo dito. Meron akong malatayon. Ano punto ko? Di po, no kidding. Pasat meron kayong nakita nag-suicide, wag lang asido ha. Uminom ng Baygon, uminom ng malatayon, nakita mo, bumubula yung bibig. Katulad nung nangyari sa, tea? Milk tea? Kung nang time na yon, nandun ka, painumin mo ng barley, magtimpla ka ng 10 sachet sa isang bote, painom mo sa kanya. Ang chance nun, isuka niya yun. Ang asido kasi susunugin niya eh. Basta hindi lang asido, mga alaso, kaya niyang ilabas yun. Dahil ang aso, pag nagkakasakit, makain ng damo. Okay? Ayos ba yun? Okay, simpleng explanation lang yan ha. Okay, and of course, kaya po ang laki ng network ko sa Mindanao, kahit maraming Muslim. Kasi po, halal po siya. Tuwing kailan ginagamit ang halal? Tuwing may? Eleksyon. Tuwing may kaibigan, eleksyon ka dyan. Tuwing may kaibigan at kakilala kang Muslim, pwede sila kasi halal certified yung product mo. No question. Okay, now. Ito, basic. Why people get sick? Toxin overload. Sobrang dumi na ng katawan. Acid-base imbalance. Isa na dyan yung stress. And of course, nutrients deficiency. Guys, kung itong tatlo na ito, ma-handle mo. Wellness para sa iyo. Bakit? Sa totoo lang, habang ako na-excite, ang bata, bigyan mo ng apple, bigyan mo ng chocolate, anong pipiliin? Chocolate. Bigyan mo ng apple, bigyan mo ng sitsirya. Bigyan mo ng apple, bigyan mo ng burger. Kaya bata pa lang, mga kaibigan, maaga nang nagkakasakit kasi nutrients deficiency, kulang na.
Once na pinatake mo ng barley, mapakapsul man, mapapowder, kahit anong kainin na niya, kahit paano, yung nutrients nasa kanya na. May pangontra na siya. Okay? So ito lang yan. Ito lang sa akin ang ano, kung gusto mong gumaling sa sakit mo, ayusin mo tong tatlong to. Kahit ano yan, mapasipon hanggang cancer. Ito lang yan. Okay? Now, kasi ang katawan natin, kailangan natin ng minerals, vitamins, enzymes, amino acid. Kailangan natin to. But itong good news, mga kaibigan. Pag nag-take ka ng barley, mga kaibigan, lahat nandiyan na sa kanya. Okay? Nakanahanapin pa. Hindi mo na kailangan maging doktor, maging nurse, maging nasa medical field. Once na nag-barley ka, dahil nito ang ano, dahil ang I want to be complete, mga kaibigan, itago natin sa pangalang Centrum. Okay? Wala yung enzymes, wala yung amino acid. Tignan mo, wala. Kaya hindi siya complete. Dahil ang enzymes, natatagpuan lang ito sa prutas at gulay. Tama? So, ang barley natin, it's complete. Dito ako amazed. As of today, ayaw kong magyabang, pero as of today, for me, walang tatalo sa based on my research, sa barley. And good news, single source alone. Single source, grass lang siya, nandun lahat. Hindi katulad ng iba, pinaghalo-halo nila para masabing powerful. Tama? Ako, naniniwala ako sa chemical reaction. Kung chemistry ka, alam mo yon, magpataka lang ng konti sa isang chemicals, may nangyayari. Ganon din po. For me, iba ang vitamins ng apple, vitamin C ng apple, iba ang vitamin C ng orange. Kaya sa school, isa lang principal. Sa Pilipinas, isa lang presidente. Kasi lahat magagaling, wala na, walang mangyayari. Kaya kapag kumain ako ng prutas, one fruit at a time. Hindi ako naniniwala sa fruit salad. Dahil tinignan ko ang Bible from Genesis to Revelation, walang fruit salad. For me, one fruit at a time. Pagkain ako ng bayabas, few minutes, iba naman. Kain ako ng apple, 1 minute or less, iba naman. Hinahayaan ko siyang ma-absorb. Ayaw ko siyang pagsamahin. Bigyan mo ako ng ano, fruit salad, o basta kung ano yung kakulay niyan, yun unang kakainin ko. Last few minutes, or even less than a minute, iba naman. Hindi ko siya kakainin ng sabay-sabay. Ako ito ha, first year high school ako, pero hindi man ako chemistry, pero naniniwala ako sa chemical reaction. Okay? Do you agree? Okay, yung hindi agree, okay lang naman yun. Okay? Now, next. Okay, so ito good news. Kaya ako na-amaze sa product, mga kaibigan. Akin to, sa sarili kong analysis ito, minsan ang science gumagamit ng kwento para magkapera. Tama? Gagamit sila ng storya, tapos gagawin nila ng gimmick. Pagkatapos, may pera sila. Bumili ako sa product dahil ang product po nasa Bible. At ang Bible hindi gumimik para magkapera. Yan, gumalak pa. So, sabi sa Old Testament, sa Deuteronomy 8:7-9, "For the Lord God is bringing you into a good land, a land full of wheat and barley, milk and honey, in which you will lack nothing." Wala ka nang hahanapin pa. Ang problema lang po noon, yung tao noon at tao ngayon, same, reklamador. Kaya ng bayawak, kaya ng buaya, kain ng aso, kain ng ahas. Ang malungkot, pati kobra iniinom na. Kung meron ka nito, wala kang talo. Kaibigan, sabi nga, kung bobo ka sa panahon, malakpak! Kung bobo ka sa panahon ngayon, sorry to say, bobo ka. Bakit? Si Google, libre na. Google pag may time. Kasi bakit? Chemical lang yun eh. Hinalo-halo sa... Ito, pwede na to. Kumuha ka ng artistang guwapo, parang yung speaker. Ama, kailangan may abs para mabili. Pero kaibigan, inumin mo yan sa loob ng 30 days continuous. Kandidato ka for kidney infection. Chemical eh. Ama, di ba? Kaya lang, syempre, dahil tayo, kwento nga, di ba, advertisement, ang kinuha pang model, guwapo, parang, di ba? So, yun na, bili ako niyan. Okay? Eto good news. Old Testament yan. Sa New Testament, mga kaibigan, sa John 6:1-14, feeding of 5,000 people with 2 fish and 5 barley loaves. Si Lord Jesus Christ mismo nagpadami ng barley loaves kasi yan ang pagkain nilang araw. And why I love network marketing? Simple lang. Sinunod ko lang si Christ. Bakit? Ang unang networker, si Lord Jesus Christ. Kumuha siya ng 12 downlines, Judas pa yung isa. Tama. Wala na sila Peter, wala na sila, pero tuloy-tuloy pa rin yung Christianity. Grabe, no? At ngayon, pag tinanong mo ako, bakit ako solid? Simple lang. Nung tinanong ni Lord si Peter, "Peter, do you love me?" 3 beses, sinabi niya, "Yes, Lord."
kilala mo kung mahal kita. O sige, simula ngayon, gagawin kitang fishermen of men. So, ibig sabihin, mga mamalakaya, or meaning sa English, fishermen. Question, pag ikaw ay mangingisda, anong gagamitin mo para marami? Bingwit o lambat? Lambat, tama. Anong English ng lambat? Net. Anong English ng nagtatrabaho? Work. Sino nag-utos? King. Oh, networking. Ayos ba yan? Oh, di ba? Oh, importante lang, kaibigan, be professional. Be pro. Seryosohin mo, kasi network marketing di siya masama. Ang nagpasama nito, tao lang. Tama? Nagugulang, nangi-scam. Pero network marketing, galing yan sa scripture. At ikaw mismo, kung hindi ka naniniwala sa Bible, ikaw mismo networker ka. Bakit? Pag magandang sine pinanood mo, imposibleng isisipir mo yung bibig mo. Ikukwento mo yan sa katabi mo, sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo. Nagulat ang sinehan, ang daming nanood dahil sa kwento mo. Ni isang ticket, hindi ka binigyan. Grabe, no? Yan yung kwentong walang kwenta. Dito, yung chika mo, may cheque. Ayos mo yan? Okay? Now, so na mga kaibigan, so na-amaze ako why Barley mentioned Bible 37 times. Nung nag-network ako sa Mindanao, nag-isip ako, sabi ko, paano ko to sasabihin sa Muslim? Eh, Bible Christian ito, Quran sila. So ito nagagawa ng aral. So when I research mga kaibigan, even sa Islam, na-mention ng barley. The prophet recommend barley to cure grief of heart and ailments of the kidney. By Allah who hold my life, this remove the dirt of your abdomen as one of you remove the dirt of your face. Remember the aso? Kasi ang sikreto pala sa pagpapagaling, sa totoo lang, cleanse your digestive. Pag malinis ito, healing will follow. Kasi kung hindi mo ito lilinisin, maniwala ka, ang umiikot sa dugo mo hanggang sa mga organs mo, toxic. Ano gagawin mo? Linisin mo siya. Cleanse your digestive. Kung hindi mo kaya ang fasting, mag-barley ka. Ito ang panlinis mo. Okay? Now, according to Pedro's Alikmat, the suspension prepared from barley is beneficial for at least 100 diseases of the body. Name it. Ano pang sakit ang alam mo, kaya niya yan. Kaya tulungan ng barley yan. Okay, now, ang product natin mga kaibigan, meron tayong, what you call this, capsule, meron tayong powder, meron tayong bath and body series, meron tayong deodorant, shampoo, meron tayong sabon, and meron tayong green tea with L-carnitine. Okay, sa mga gustong mag-slim, okay, ito very effective. Tanungin kita, kailan mo gustong mag-slim? 3 months or 6 months? 3 months. Ito gawin mo, pagising mo sa umaga, huwag mo munang inumin. Ang gagawin mo, agis mo. Yan, agis mo ulit. Chugging ka na naman. Diba? Ngayon, pag naka-sampung takbo ka na, tsaka kautimpla ng isa. 3 months yun, sexy ka. Ngayon, kung gusto mo naman 6 months to 1 year, di inom pa lang ng inom, huwag ka magmamadali. Pero gusto mo nang madali, hagis mo lang siya. O mas malayo, mas maganda. No? Tapos takbuhin mo. Joke lang. Pero ibig sabihin, hindi pwede mga kaibigan walang exercise. Okay? Sabi nga ni Jack LaLanne, isa siyang fitness guru. Kung napanood mo yung juicer, ang goal niya, mabuhay ng 100 years. Namatay siya ng 90 plus. Hindi niya inabot. Pero ang galing nitong mama na ito, senior to, na lumalangoy siya, mga kaibigan, hila yung bangka, may mga sakay. Senior to. Tapos yung asawa niya, at age niya na 90, nabubuhat pa niya. Fitness guru yun, Jack LaLanne. Kaya ginawa siyang model ng juicer. Okay, sabi niya, exercise is the king, nutrition is the queen. Put them together, you will build a kingdom. Yes! Diba? So kung gusto mo mag-slim, gusto mo talagang mag-sexy, hindi pwedeng maghiwalay ang exercise at saka yung diet or yung green tea natin. Okay? Now, and of course, meron pa tayo, isa. Kasi more products, di ba, luma ito eh. Meron tayong napkin. Yung napkin, mga kaibigan, walang barley yun. Dati meron. Pinull out kasi, nung sinuot nila yung napkin na may barley, pag nabasa, tumutubo. Kaya yung naglalakad, gumagano'n ganun. Ay, naka-barley yan. O yan, ang likot. Kahit sa jeep, ang likot. So, pinull out mo yan ng company. Pinalitan niya lang ng negative ion. No?
So negative ion na lang. So wala nang barley yun, ha? Okay? Clear? Oh, clear, ha? Gamit kayo nun. Maganda yun. Okay, now. Question. Ito lang. Gaano kasimple? Kasi gusto ko, mga kaibigan, na paglabas niyo ng kwartong ito, pag uwi ninyo, ang baon-baon yung kwento, kaya kong gawin yung business na yan. Yun ang gusto kong maintandaan nyo. Kaya hindi complicated itong ating pag-uusapan ngayon. Paano natin sisimplihan na magawa mo itong business na ito? Una, ito lang dapat ang itanong mo sa sarili mo. Ikaw ba o may kakilala kang may mga sakit na yan? Kasi kung meron, may business ka na. Imagine mo, mga kaibigan, kung meron ka lang 10 kakilala na merong high blood, di may business ka na. Kahit nga 5 eh. Kahit nga 1 eh. Kahit nga 2 eh. Magsisimula na yung business mo. Ito lang yung tanong. Kung wala kang kakilalang ganito, ay hindi para sa'yo to. And of course, meron ka pang kakilalang may cancer sa bulsa. Ako yun. Okay, kung meron, kaibigan, sa totoo lang ha, hindi masama kumita ng extra income ngayon. At sa panahon ngayon, bawal ang walang extra income. Tama. Kaya nga ang mayaman, payaman ang payaman kasi maraming extra income. Wala kang babaguhin sa ginagawa mo. Kung gaano mo kamahal ang trabaho mo, gawin mo pa rin. Extra lang to. Hanggang sa dumating ang time, yung extra income mo maging full-time income mo na, yung sweldo mo, extra income na lang. Magkabaliktad. Okay? Now, okay, let's talk about business. Mabilis na to. Kasi gusto ko, mas mabilis ang kwento natin sa business para paglabas nyo, easy lang pala. Gusto ko kasing baon ninyo paglabas, kaya ko yan. Yun ang gusto kong baon nyo palabas. Ngayon, why business? Ito lang po. Kung gusto mo maging successful financially, wala kang ibang pupuntahan. Kung hindi, business. Alam mo na eh, kung nagtrabaho ka sa loob ng 5 taon, dapat nag-gauge mo rin sarili mo. Na, sorry to say, walang mayaman sa empleyado. Meron malaki sweldo. Pero pagkatapos ng trabaho, wala nang sweldo. Pag retired na, wala nang sweldo. Hindi katulad sa business, kaya nga ako, tatay ako ha, may anak akong pinag-aaral. Ang dami kong kapwa at magulang, hindi magulang na magulang ha, kapwa ko parents na laging sinasabi, anak, mag-aral kang mabuti. Pag nakagraduate ka, makakuha ka ng magandang trabaho. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang mindset. Pero ano nangyari? Nakuha ba nila yung nakuha namin? Hindi. Ginaya ko lang po ang mga incheck. Bakit di natin ginagaya ang incheck? Ang sabi ng incheck, anak, ikaw aral mabuti. Ikaw graduate, ikaw tayo? Negosyo. Trivia. Matutuwa ka sa akin. Matututo ka nito. Trivia ito ah. Alam nyo ba mga kaibigan, ang mga incheck sa Pilipinas, galing yan ng China. Alam nyo na? Galing pa rin dun. Anong punto ko? Mahirap sa lugar nila, nagbangka pumunta dito. Dati, sila yung magbubote. Ang may-ari ng junk shop, Pinoy. Sila dati yung magtataho. Ang may-ari ng tahuan, Pinoy. Anong nangyari ngayon? Sino may-ari ng junk shop? Sino may-ari ng mall? Sino may-ari? Ano nangyari sa Pinoy? Anak, ikaw aral buti. Ikaw graduate, ikaw trabaho. Di natin kaya in-check. Dapat ginagaya natin. Alam mo, may good news. Buti na lang po ang Pinoy nakagante. Bakit? Sinong kumikidnap sa in-check? Yes! Nede, joke lang. Anong punto ko, mga kaibigan? Ako kasi, bilang tatay, ginaya ko yung Chinese, ginaya ko yung Amerikano, mga kultura lang nila. Pero Pinoy ako. Diba? Amerikano at the age of 18, pwede ka na. Work ka na, dependent ka na, okay na yun. Ang Chinese, business. So, ganun po. Okay? So, negosyo mga kaibigan. Again, balikan ko lang ha. Ngayon, kung mag-inegosyo ka naman at gusto mo mag-succeed, unang ingredient, dapat may genuine dreams ka. Dapat may perspective ka sa buhay. Dapat may pananaw kang maganda. Okay? Kasi kung wala niyan, kikita ka parang empleyado. Parang time in, time out, 13-month pay, bonus, hanggang doon na lang. Pero paano yung mga gusto mo ng travel Europe? Meron akong downline sa Cagayan de Oro. Sabi niya sa akin, Sir, ayoko talaga ng networking. Di ko talaga carry. Bakit? Basta ayoko. Anong gusto mong gawin sa buhay? Pero nag-member yun ha, because of product. Sabi niya, anong gusto mong gawin sa buhay? Dream ko mag-travel. Eh nakita niya, merong Europe ang Sante. Sabi niya, yan, gusto ko ng Europe. O sige, ganito na lang. Meron ka bang paraan
para makapag-travel sa Europe na hindi sante o hindi networking? Wala eh. O sabi ko, ganitong gawin mo. Networking, ayaw mo? Ayaw. O gawin mo yung ayaw mo para magawa mo yung gusto mo. Yun! Tama, kasi tinanong ko siya eh. May paraan lang iba. Kung meron, wag na. Health product na lang tayo para healthy ka. Ngayon kung wala, gawin mo yung ayaw mo para magawa mo yung gusto mo. Kasi na-realize ko, yung masasamang loob, kidnapper, mga carnapper, ayaw nila yun. Kung bigyan mo sila ng pera, ayaw nila. Kaya nila ginagawa yun, ayaw nila kasi meron silang gustong maganda sa pamilya nila. Ibig sabihin, meron silang gusto nila mapag-aral, gusto nila mabigyan ng mga magagandang buhay, pero ayaw nila yung ginagawa nila. Anong punto ko? May mga bagay pala na kailangan mong gawin yung ayaw mo para magawa mo yung gusto mo. Eh, networking hindi masama. Kung ibang tao masamang loob na gagawa nila yun, tayo pa kaya, eh maayos naman yung ginagawa natin. Do you agree? Okay, now, business. Extra income lang muna. Hindi naman shortcut eh. Kami, pinag-aralan namin to eh. 1 year namin to pinag-aralan. Ang maganda dito, kung pinag-aralan mo ng 1 year, may income ka na. Okay. Now, business package. So, of course, shortcut tayo ah. Walang negosyong walang kapital. Tama ba yun? Laging may kapital yan. Sa achievement ko, mga kaibigan, sa 23 countries ko, sa Montero ko, sa bench ko, sa Ducati ko, sa income ko, kahit mamuhunan ka ng kalahating million, worth it. Kunyari, ibibenta ko sa'yo yung 23 countries travel, Montero, Mercedes-Benz, Ducati, at 6-digit income ko ng kalahating million, bibilin mo? Oo, kasi sureful eh. Tama? Eto na yung ticket mo ha, 23 countries yan. Eto na yung... Dito lang na-notice ko, sa US Embassy pala, basta't may magbenta lang na kahit 1 million na 10 years multiple entry, bibili nila. Kaya mga parking boy doon, matutuwa ka eh. Sabi, sir, alam ko na dito sir yung mga deny at saka yung mga na-approve. Bakit? Pagdating niya, naka-smile. Approve ka, no? Kasi naka-smile. Yung mga bagsak ang balikat, deny ka, no? Paano mo lamang deny? Malungkot na nga, hindi pa nagbigay. Kasi sila tiga-traffic sa parking. Anong punto ko, mga kaibigan? Sa totoo lang, ang daming nakapila sa embassy. Ang daming nakapila na kahit 100,000 to kalahating million or even 1 million, yung iba bibilin. Kasi may bad intention sila. Pupunta sila doon, mag-TNT, mag-trabaho, maghanap ng boyfriend, girlfriend, etc., etc. Hindi ko nila lahat. Okay? So now, business package. Mamili ka. Ano gusto mo? Starter pack or 538? Ang laman, 4650. Meron kang tinatawag na one active account. Okay. Pakita ko sa inyo ang comparison, ha? Mamaya, babalikan natin. Okay. Ito yung one account. Okay. Ano pa? Or, builder's pack plus 15,009 or 16,000. Ang product value, 19,000. Bigyan kita ng konting info ha, kasi paglabas nyo rito, baka ma-excite ka, maikwento mo ng hindi sinasadya sa mga hindi nakakaalam, ay, ganda ng Sante, it's a networking business, ay, scam yan. Ganun rin ka, itong sabihin mo sa kanya, itong gusto kong ma-realize mo, ang scam, walang produkto. Okay, invest ka ng pera, walang produkto, pwede kang na-scam. Dito, nag-invest ka ng 4538, tumuloy ka man o hindi, ang product na nakuha mo, 4650. Value for money. Tama? Nag-invest ka ng 16,000, ang product na nakuha mo, 19,000. So, value for money. Ibenta mo, balik ang pera mo, gamitin mo, healthy ka. So, walang talo. Okay, now, meron pang isa. Ito naman, may 3 active accounts ka, plus 4. So, 7 accounts. So, ito naman yun. Ayan, 7. And of course, yung isa pa, apat lang pag-uusapan natin, extreme pack. So, 37,000 or 38, 42 yung value ng product na makukuha mo, may 15 account ka. Okay, so again, 15 account naman. Yan. Okay, and of course, may plus-plus pa yan, ha? Okay, yung ultimate, kung tawagin nila, 103 ang value, 15 account, may 35 account pa ulit. So, franchise ka na dito.
franchisee ka na. Okay? So ngayon, mga kaibigan, ano man ang piliin mo sa package na ito, gagana na business mo. Okay? At si-share ko lang sa inyo, ang hahanapin nyo lang tao, ayaw magkasakit, gustong gumaling, gustong kumita ng extra income, at merong malaking pangarap sa buhay. Yun lang hahanapin mo. Huwag mong hanapin yung gustong magkasakit. Tama? Dahil gustong magkasakit niya, hindi bibilihan. Tama? Dahil gusto nga eh. Okay, pero wala namang ganun. Pamili ka. Ngayon, anong difference nito? Pagdating sa income, of course, ang income nito, isa lang. Ang income nito, 7. Okay? Ang income nito, 15. So, tanungin kita ngayon. Dati, ang ginagamit kong illustration, restaurant. Anong gusto mong restaurant? Ilang lamesa ang gusto mo? Isang lamesa o pitong lamesa? Pito. Nung tinanong ko yan sa kausap niya, sa kausap ko, ang sabi niya sa akin, ako isa lang. Oh, kakaiba ka. O syempre, kantin kami. Haba na lamesa namin. So, binago ko na. Ito na lang. Kung meron kang pagkakataong magkapera, okay, at magpapatayo ka ng apartment, ilang pintuan ang gusto mo? Isa o pito? Siyempre, pito. Pagka walang bakante yung isa, may anim pang umupa. Tama? So, ganun ang buhay. So, bagas, the more, the better. Kaya kita pagpipiliin. But again, ano man ang piliin mo sa package na ito, gagana na yung business mo. Ngayon, ano yung marketing plan natin? Ito lang. Sisimplihan ko ha. Kasi ang gusto ko, pagbalik mo rito, mag-aaral tayo patungkol sa marketing plan. Kasi ayokong malito kapag uwi mo eh. Ito lang ang gagawin natin. Ways to earn. Discounted ka na pag nag-member ka ng 30 to 50%. May extra income ka na dyan. Okay? At ang pangalawa, meron ka ng pa-start bonus sa lahat ng imbitahan mo. Okay? From 300 to 1,000, pero may double eh, promo. Huwag na yun natin pag-usapan yun. And 2,000. So, mamili ka lang. Kung inimbitahan mo, one package, may pa-start bonus kang 300. The more, the better. Nag-invite ka ng sumali ng Builders Pack, 1,000. Sumali ng Extreme, 2,000. Pero yung material, kung ano man yan. Now, next, eto maganda. Yung tinatawag na Unilevel bonus. Okay, guys. Extra income tayo. Jun, busy ako eh. Okay lang. Bigyan ka lang ng 30 minutes, 1 hour sa araw-araw mong buhay. Sample ito. Okay. If this is you, okay. Kaibigan, imposible wala kang kaibigan, okay, na gustong gustong healthy, gustong gumaling, at gustong kumita ng extra. Ano natin yan, ha? Okay. Pag meron kang nakuhang tigi-isa, okay, si A at si B. Tapos, etong question ko sa inyo muna. Anong gusto mong income? Kailan mo gustong kitain ng 6-digit or 6-digit every month. Kailan mo gustong kitain yan? 5 months or 5 years? Okay. Ako kasi, like ko siniset ang 5 years. Bakit ko siniset na 5 years? Kasi gusto ko, pati characters and attitude sumasabay. Kasi ang hirap kumita ng malaki ng pera in a short period of time. Sabi ko nga, hindi masama magkaroon ka ng kotse or mangarap ka ng kotse yung hayop sa ganda. Kunyari Lamborghini. Kunyari Ferrari. Hindi masama yon. Ang malungkot sa iba, ang kotse nila hayop sa ganda, yung driver hayop din. Namamaril, naninipa, nangangalagkad, pumaparada kung saan-saan. Tama? Kaya ako, prepared ako sa 5 years para pati yung character and attitude sumasabay. Yun ang gusto ko. Pero kaya mo ng 5 months. Bakit ko sinabing kaya ng 5 months? Sample. 5 months. 5 years. Kunyari, busy ka. Okay. First month, January. Okay, February na lang. Kailangan makakuha ka ng tigalawa. Okay? Ngayon, pag ito, kumuha ng tigalawa, okay, ang tawag namin, tawag ko dyan, power of two. Okay. March, April, May, June. Tama ba? Okay. Pag kumuha ng tigalawa yan, okay, kumuha ng tigalawa, okay lang ba sa inyo, after 5 months, meron kang extra income sa ibabaw ng sweldo mo, 2,000 pesos or 3,000. Gumamit lang yan
ng 1 box of barley. Kunyari, ayaw niyang magkasakit, eto may 30 siya say sa loob nito. Kung once a day mo siyang inihitimpla sa water every morning, para prevention is better than cure, gumamit lang yan ng 1 box every month, ang total income mo dito, siguro na sa mga approximate lang ha, 3,000, 3K. Pwede na ba yan? Pangdagdag sa ibabaw ng sweldo mo, gasol din yan. At saka kuryente. Tama po, nung natikman mong, aba, may income pala. Wala pa yun ha? Wala pa yung fast start ha? Pinag-uusapan lang natin dito, every time they buy, you earn. Ngayon, mga kaibigan, sabi mo, ay, gusto kong dagdagan. O ito, dagdagan mo ulit ng tigisa. So, ano nangyayari? Magiging power of four na ngayon yan. Tama? So, four na. Okay. So, lahat sila, nag-four. Nag-four. Ito, good news mga kaibigan. Gamit lang ng 1 box barley yan every month. Ano to ha? Mahihain to ha? Gamit lang ng 1 box every month yan. Itong good news mga kaibigan. Ang Unilevel mo dyan every month. Ito every month yan ha. 50,000 or 52,000 a month. Pwede na ba yan? Yes. Pwede na? Yes. Pwede ka na mag-resign. 2,000. At tanong ko, ano gusto mo? 5 months. Dito pang 5 months to eh. Pero 6-digit income, pang 5 years yan. But again, kaya rin yan ng even 2 years. Now, ba okay pala yan? Okay na yan. Di nag-resign ka, pinultay mo. Nagdagdag ka ngayon. Natikisa. So, anong nangyari? Power of 6 na ngayon yan. Tama? So, kung power of 6 yan, mga kaibigan, okay? Gusto ko lang i-share sa inyo, ha? So, kung power of 6 na yan, yung 6 na kaibigan mo at kakilala mo dahil ayaw magkasakit, gamit lang ng 1 box of barley every month. Kaibigan, okay na ba sa'yo ang 188,000 every month? Pwede na ba yan? Oo naman! Imagine mo, 6 lang na kaibigan mo na ayaw magkasakit, gustong gumaling, gustong kumita ng extra income. At merong laking pangalan sa buhay. Etong good news, based on our observation dito sa office, walang bumibili ng isa. Kasi, pamilya niya gagamit. Tama. At wala rin bumibili ng dalawa. Ang binibili tatlo kasi merong product po na 3 plus 1. Buy 3, get 1. Ano mangyayari mga kaibigan? Ito lahat, times 3. Kung power of 2 ka, times 3. Power of 4 ka, times 3. Power of 6 ka, times 3. Ngayon, kinarir mo. Nung kinarir mo na siya, nagdagdag ka ulit. Naging 8. Fifth level pa lang ha, pinag-uusapan natin ha. Wala tayong pinag-uusapang marketing plan ha, mabusisi ha. Fifth level pa lang, power of 8. Kaibigan, mashock ka na. Bakit? Ang monthly income mo dyan, 700K a month. Ito lang. Kaya ako gusto, 5 years mong gagawin para yung 8 kaibigan mo, 8 partners mo, pinag-uusapan nyo, karakter. Kamusta kaya, Brad, kung ganyan na income natin? Ikaw pa kaya yan? Baka marami ka ng chicks. Ikaw kaya yan? Baka marami ka ng catch. Ano ibig sabihin? Imagine mo, times 3. Pwede? Pwede. Huwag na natin ituloy yung dulo, ha? Dito pa lang, power of 2, power of 4, power of 6, power of 8. Ano gagawin? So lang, no? Follow up mo lang siya na healthy siya every month. Kasi ang bulsa mo, healthy rin every month. Etong good news. Last. Ano yung last? Sa ayaw mo sa gusto mga kaibigan, meron tayong link bonus. Eto bonus na lang. Bakit? Left and right yan sa ayaw mo sa gusto. Pag inuhitan natin dyan, ang cellphone mo sisirain yan. Kasi kada link niyan, 500. Pakiawat na lang, wala nang magtinta. 500. Up to infinity yan. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kaya nga yung downline ko sa Mindanao, nung bago pa lang kami, nag-text siya sa akin. Sabi niya, Sir Jun, binago ko na yung ringtone ng cellphone ko. Bakit? Ano namang ringtone mo ngayon? Sabi niya, 500. Kaibigan, dito ako na-amaze. Hindi mo kailangan magaling. Ang kailangan mo lang, turuan itong anim mo na ayaw magkasakit,
gustong gumaling, at tumulong may gumaling, gustong kumita ng extra income. Tama, ayos ba yun? Simple? Now, sa ayaw mo at sa gusto, wag mo nang ampulin muna yung car. Kasi bakit? Kaibigan, kung 700,000 a month ka or 188,000 ka, kuha ka na ng car mo. Kaya lang, sa ayaw mo at sa gusto rin, pag ganyan ang network mo, sa ayaw mo at sa gusto, makukuha mo rin yung incentive. Silang magda-down, silang magma-monthly. Kasi bakit? Lahat ng points mo, bibilangin ng santo yan, makiklaim mo yan at gadget, car, or house. At sa loob ng isang taon, kasama ka sa travel. Hindi mo na ilalabas yung pera mo. Ayos ba yan? Yes. Ito lang, sa mga first time, huwag ka nang magtaas ng kamay. Clear ba? Mahirap bang gawin? Madali? Madali. Madali. Hindi na to pagalingan. Ano lang gagawin mo? Hanapin mo lang ang dalawa hanggang anim, hanggang walo. Ayaw magkasakit, gustong gumaling, gustong kumita ng extra. Lahat ng malaki nagsisimula sa maliit. Tama ba yun? Ayaw kong bigyan kayo ng malaki kasi baka pag uwi, yung totoo, laki-laki naman yan. Kikita 100,000, 20,000 lang sweldo ko. Diba? Ano yung sabihin? Kita ka 3,000, oh, times 3, 9,000 din yun. Kita ka ng 50,000, oh, kahit hindi times 3, 50,000, mas malaki pa yun ang sweldo mo. Etong good news, wala kang boss. Galit-galit ka sa boss mo, pagkakataon mo na, sabi mo sa boss mo, boss, you're fired. Ay, ha? Okay, now. Next. What to do next? Ito yung what to do next. Be a distributors. Namili ka sa package. 1, 7, or 15. Mahala ka dyan. Pero I would suggest, ha, ako personal suggestion ko, try ka muna dito. Ito kunin mo. Kasi ako, nung nag-start ako sa Sunday, walang nagturo sa akin ng power of 7, or 3, or what. 1 lang ako. Pero good news, nagdagdag na lang, humabol na lang ako. Kaya lang, medyo hindi na maganda masyado yung structure. Eto kasi imagine mo kaibigan, ikaw lahat yan, no? Pag nag-develop mo ito, na-develop mo yan, na-develop mo dito, imagine mo, pag nag-pairing yan, may income to. Pag ito nag-pairing, may income to. So sa madali sabi, 7 ang kikita sa'yo. Ayos? Okay? Now, be a distributors. Eto maganda, use the product. Be a product of your own product. Kasi ang hirap naman magkwento nang hindi mo na-experience. Kaya I would suggest, yung product na makukuha mo, huwag mo ibenta lahat. Kasi pag binenta mo lahat, malayo ka sa success. Kailangan, 1/4 gamitin mo, yung 1/3 benta mo. Kailangan may ginamit ka. Okay? And of course, gawa ka na ng name list. Huwag niyo mo nang iimbitahan, ha? Kahit na-excite kayo ngayon, huwag mong kakausapin. Tuturuan ka namin paano mag-invite. Dito tayo. Learn the business. Kung nag-aral ka ng 14 years, pag-graduate mo, 15,000 ka lang, mag-aral ka dito ng isang buwan, sisiguraduhin ko sa'yo, yung 15,000 na yan, kikitain mo in less than 5 months. Baka mag-checking ka ng 15,000 or more pa. Okay? So, yan lang yun. Be a distributors, use the product, make a name list, lista mo ng mga kaibigan mo. At pag nilista mo sila, huwag mo silang questionin, ha? Lista mo lang, wala kang pakialam kung sasali, hindi. Okay? And then, attend ka. Kausapin mo yung nag-invite sa'yo, kausapin mo sila, and then paturo ka kung paano. Nandito kami, magtanong ka sa amin, sasagutin ka namin, tutulungan ka namin. Okay ba yun? And with that, mga kaibigan, thank you very much. At my name is Jude Francisco, and I'm your guest. But, bigyan nyo lang ako ng few minutes. Okay, nandiyo pa si Chris. Okay, siguro ano, sasamantalin ko lang yung pagkakataon, kasi itong downline ko, itong partner ko na ito, minsan itong nagtrabaho sa opisina, at after, I think, hindi ako nagkakamali, less than a year, nag-resign siya. At hindi ako nagkamali, tuwan-tuwa ako dahil itong tao na ito, 6-digit na rin ang kinikita nito, may kotse na rin, and at the same time, nakapag-travel abroad. At malaki ang network niya. Okay, siguro, para hinga natin ng konting tip, paano siya nagsimula. Lahat naman tayo, ganun eh. Nandiyan ba siya, Paul? Okay, so siguro, pakilala ko lang sa inyo, palakpakan natin, Mr. Chris Gallinetto! Magpapapogi ba? Magpapapogi na! Okay, yan. Masishare lang siya. Alam mo, dito naman, makakuha tayo ng tip kung paano niya ginawa. Okay? No. So palakpakan natin ulit, Chris Gallinetto! Chris Gallinetto! Mike, in.
Morning! Morning! Parang hindi naman ng palakpak. Pwede naman ka po. Okay, so, again, gusto kong mag-thank you, no, sa lahat ng first-timer na pumunta. Sino mga first-timer? O ngayon lang po nakapunta dito. So, marami-rami, no? O, okay lang po yan. Ako po ay naging first-timer din before. Sino dito yung gutom na? Oh, hindi pa gutom ang mga to. So, pare-parehas tayo gutom na. Okay, ginawa lang ako doon. Okay, anyway, again, good morning sa inyong lahat. And my name is Chris Gallineto and I'm from Bicol. Bicolano po. So, Ragon. Okay, so paano ako napunta dito sa Manila? Siguro ano lang, short lang, no? Bibilisan ko lang kasi alam ko medyo gabi na. Okay, so ang ano ko naman ngayon, ang part ko ngayon is to close the presentation. Okay, so gusto ko rin i-share sa inyo ang nakuha ko dito doing this business for almost 3 years. Kung anong nangyari sa akin. Kasi alam ko, merong mga first-timer dito. Ito muna, tanong ko pala. Kumusta yung presentation? Maganda o napakaganda? Napakaganda! Okay, napakaganda. Pero alam ko rin na merong mga first-timer dyan na hindi mawala yung duda kung totoo ba to. Tama? Okay, wag niyo sagutin. Kasi ako, once nagduda rin ako na totoo ba yung ganito, na po pwedeng kumita ng malaki, na po pwedeng makapag-travel ng free, po pwedeng magkaroon ng sasakyan, and barami pa. So nagduda din ako. Pero again, sabi ko nga, narinig ko kanina, minsan, may mga bagay ka na ayaw mong gawin, pero minsan kailangan mo nang gawin. Okay, para ma-enjoy mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Okay, 3 years ago, ako po ay nasa 4 na sulok din ng opisina. Ako po ay naging empleyado for almost 7 years. Pinakahuli ko pong trabaho, ako po ay nagtrabaho sa Bureau of Customs. Pero hindi ba ako empleyado? Ako po, ang tawag ko sa sarili ko, ako po ay PA. Ano po yon? Personal alalay. Personal alalay. Okay? So ako po ay, alam niyo po, nung pumunta ako ng Manila, sobrang na-excite ako kasi ang hirap ng buhay namin sa Manila, sa probinsya. Pero hindi ko sasabihin hampas lupa kami, ha. Siguro nandito yung hampas lupa, ito yung mahirap, ito yung mayaman. Nandito kami. Hindi kami yung hampas lupa. Pero napakasimple talaga ng buhay namin kasi ang tatay ko ay mangingisda lang at ang nanay ko ay nagpapataya lang ng weteng. Alam niyo ba yung weteng? Yes. So yun ang trabaho ng nanay ko, okay? Okay. So bakit po ako umalis doon? Simple lang po. So totoo lang mga kaibigan, ang bottom line naman ng presentation na ito is to realize our dreams. Yun lang. Yun lang po ang gusto na